pagkalulungkot tol. Yun yung pinaka pinapasalamatan ko na nakaano ako, nakalabas ako doon tol. Russian rap, pakinggan ko tol. Hindi ko sila naiintindihan, Chinese rap, Vietnamese rap. Sa search lang ako sa YouTube, pagkalulungkot tol. Yun yung pinaka pinapasalamatan ko na nakaano ako, nakalabas ako doon tol. What is up, cyberspace? Welcome back to your favorite podcast. This is DougBrock Radio. Napapakinggan nyo ngayon sa Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Pocket Cast, at sa lahat ng podcast streaming platforms worldwide. Napapanood nyo ngayon, naka-premiere 8:30 every Sunday. This is your Sunday habit sa paborito nyong YouTube channel, DougBrock TV. Hindi ko napapabayan. Tangina, pangarap ko to eh. Isa sa mga artist na nakasama ko nung nagsisimula pa lang kami parehas. Sinusubukan kung ano ba yung kapalaran sa hip-hop. He is a flipped-up champion. He is an MC, an artist, a musician, and entrepreneur. Ladies and gentlemen, cyberspace, kasama natin ngayong gabi, Aklas. Yes, yes! Ano to, tol? Three joints, no? Mas malakas ka sa two. Andit, ano sa akin kasi... Kulang yung dalawa. Yun, kasama na natin si Aklas, Cyber Gang. Maraming salamat sa lahat na nagre-request sa kanya, nandito na siya. Hindi na ako, tangin na joke. Ay, pag nagmura ako, ano yun lang mga putang palamura. Joke lang yun. Parte lang talaga yun ng ano, ng, ewan ko, vocabulary ko ba or pag-iisip ko laging yung expression ko, pag natutuwa ako or may magandang naririnig, napapamura lagi ako. Oo, no. Hindi, kasi laki to sa States eh. Normal sa kanila yun. Laki sa ano, Bernabe compound, tol. Sa ghetto side. Ghetto side of ano. Well, tol, kamusta ka? Okay lang. Okay naman. Anong mga nangyayari lately? Kamusta yung mga bagay-bagay? Ako lately, nakapokus ako kasi sa ano eh. Sa shop ko. Sa online okay. Selling, online, raffle, ganyan. Saan yung shop? Shop ko sa ano sa Pavia, Iloilo. Oh, yeah, let's go. Yes. Ilonggo ka talaga? Hindi, yung misis ko kasi siya yung Ilongga. Okay. So, nung napakalambing. Oh, so nung kato na ano, syempre lumipat na ako ng Iloilo. Oo. You gotta live with the wife. Saka doon na rin ako sa ano eh sa time na naano ko na yung dulo eh. Diba, hindi naman iba yon na talagang nung dati, nung mga early days ko, talagang ano, wasak talaga ako. Wala talaga akong limits. Oo, talagang, eh wala eh, nasawa ako sa ganun pangyayari. Ilang taon akong ganun, dalawang taon akong ganun. So, nag-stop na ako, ayoko na. So, sober gang ka na ngayon. Oo, nagbago na ako. Let's go. nagbago na. That's very good. Oo, mas okay. Mas okay. Mas nararamdaman ko yung ano, yung lahat ng mga nagawa ko noon. Mm-hmm. Kasi noon, di ko nararamdaman to eh. Kasi wala talaga eh. Pag may pera ka, rekta ka sa source. Pag may pera ka, rekta ka, tira ka agad or something. You live in the high life. Oo, puro ganun eh. Ganun. Na hindi mo na ano yung reality. Na si-celebrate. Hindi na eh. Na nararamdaman. Hindi na. Wow. So ganun yun. Pero before noon, syempre, galing kasi ako sa ano eh, bago yun, ano, nagbabanda talaga ako. Okay. Banda talaga. Pero, syempre, ang hirap magbanda eh, noong mga panahon na yun, 2004, 5, 6, 7. So, mga 2007, maganda na yung takbo ng banda namin. Mm-hmm. May roadie na kami. Mm-hmm. Nakakapag-show na kami sa mall. Nagpa-fronta okay. Kami sa mga sikat. Teka, ano ka? Frontman ka doon? Ano, vocalista ako. Okay, lead ka. Okay. Lead singer, okay. Oo, pero... Siguro dahil nga hindi nga ganun kalaki yung kinikita namin. Oh, tapos ilan pa kayong maghahati? Babayaran kami, may mall show. Babayaran kami ng 5K. Oh. Lima kami. To 1K each. Tago 1K. Eh, pamasahe pa namin. Pagkain pa? Oh. Diba? May extra hand pa? May road manager ka pa? Oh, hindi. Nakakat na siya doon sa 5K. Oh. Hindi namin alam kung magkano yung binayad talaga. Oh. So, lima kami. So, tago 1K lang kami. Taxi namin balikan nun.
Palagay natin, mga 2K. Tapos hindi naman araw-araw yung gig. Hindi naman, once a week lang. Oh, talaga na, bono pa, no? 600, tagsi-600 kayo. So talagang, alam mo yun, yung mga kabanda mo, pamilyado. Totoo. So magkikwit talaga sila sa inyo, sa ano kasi, tawagin sila ng reality eh. Na kailangan mo magkaroon ng day job, kailangan mo ng ano. Ang hirap i-push ng banda noon, sobrang hirap. Ang hirap pa dati kasi kung wala ka sa label, hindi ka talaga, hindi mapupush ganyang years, naka-CD pa, di ba? Saka ano ba, ticket selling pa, hindi kang basta-basta makakatugtog sa isang event kung hindi ka nakapag-ticket sell. Kailangan so, bring 5 guests, kailangan nakabenta ka ng 5 ticket or kailangan may dala kang 5 guests na mag-e-entrance. Ano, ila-line up ka nila, ang kapalit ng ang TF mo, yung tickets din na kailangan mo ibenta. Oo, oh. Di ba? Wow, that's really hard to do. As an artist, that's really hard to do. Ito pa, matindi, tol. Wala pang TF nun. Tangina, thank you pa. Yung may entrance pick. Yung pinagbentahan mo ng ticket, i-remit mo rin yun sa production. Buti kong TF mo yun, no? Hindi eh. Hindi ganun eh. Wow. So nawala yung ganung sistema rin ng mga banda. So after nung pagbabanda na yun, lagi akong lasing, lagi akong sabog, nasa ano, sa Pulanlupa ako nun, mga 2008. Freestyle lang nagiinom. Meron talaga akong tropang rapper, si Antidote. Mga tropa nila. Shoutouts kay Antidote. Yan, si Hashwan, si ano. Si oh, syempre naman, syempre naman. Patrick. Yan talaga yung rapper sa amin. Sa shoutouts kay Hashwan, OG. Ano lang, lasing, nakikinig rin naman ako ng hip-hop before kasi mga pinsan ko gangster eh, sa Las Piñas eh. Mm-hmm. So, nainggit ako sa ano, kay AJ, nag-freestyle siya. Nag-freestyle din ako, verse naman ni Glock. Verse ni Glock yung binanat ko nun, yung ano, yung version na mula sa Wisconsin, dadan na punong-puno ng balang mga tangkang naglilipas. Mm-hmm. So sabi mo, kaya, sorry, eh ang ganda na ng cadence mo nung kung paano ka gumawa ng kanta kasi nagbabanda ka na pala. Oo. Makapal yung mukha ko, malakas yung boses ko. Kaya mo na sumuwi. Oo, kaya ko na, wala na akong pakialam. Oo. And then going back, so nag-freestyle ka doon. Oo, freestyle ako doon. Sabi ni AG, gawa tayo ng grupo, ganito, ganyan. Sabi ko, paano yung beats? Eh, nung mga panahon na yun, ang uso ng YouTube eh. Mm, download. Download lang kami. Kaya mixtape ang labanan dati kasi download beats lahat. Wala pang maraming producer. Ano nun, download ka ng beats. Yung konti lang yung nakarinig para konti lang din yung kaparehas. So wala pa rin kaming connect noon sa ano sa mga event. Oo. So kailangan namin magsumugal sa mga rap contest na makilala para makapag-perform. Mm-hmm. So sa rap contest kailangan mo bayad ng 200 300 tutugtog ka ng isa dalawang kanta. Mhm. Ganun lagi. Lagari namin 'yan para niya. Abonado. Las Piñas, Muntinlupa, Cavite, mga rap contest diyan, nasaliyan namin 'yan lahat. Those days, 2008-2009. Mm-hmm. Hanggang sa, yun din, matagal na yun magkasama ni Antidote, talagang may pangarap talaga kami. Ano kami dati, parang ano, Looney sa Ron. Okay. Siya okay. Si Looney, ako si Ron. Okay, parang idol ganun. Namin, idol namin, Stick Vegas. Mm-hmm. So, nagkaroon ng ano, mga ano, MySpace days pa nun. May MySpace pa nun eh. Oo. Nabasa ko, may post si Skarm. Mm-hmm. Si Philip din, tropa rin ni Arik ni Enigma. Uh-oh. Na naghahanap sila ng ano, audition sila. Ano to, para sa Ampon o para sa tryouts ng Flip Top? Oh, okay. Si Skarm nag-post kasi dati internal lang lahat. Mm-hmm. Wala pang Flip Top page na maraming wala, followers. Wala. Dati malalaman mo lang kung kailan mangyayari yung eksena, manggagaling lang din diyan kila Skarm, diyan kila Nothing Else, 'di ba? Sa kanila mo lang malalaman dati yung kung ano yung next na mangyayari. Anyways. Tapos yun, nag-try lang ako kasi kulang pa nga daw sila nun. Nabasa ko yun mga bandang May. Mm-hmm. Mag-aahon naman nun. Kulang pa sila ng MC. So, ewan kung sino nauna sa amin. Eh. Alam ko si Daddy Jody yung nauna sa akin ng konting ano lang. Mm-hmm. Konting segments lang na kaya nakapasok siya. So, hindi ako nakaabot sa aahon one. So, nilagay nila ako sa process of elimination. Okay. Na 16 MCs kayo, ladder match, mag-uubusan kayo sa isang gabi. Fuck. So, also yun. Pinatay mo yung 15? Hindi. Okay. Hindi ko kinaya. Okay. Yung mga panahon na yun. Sorry. Bilib ako sa kaibigan ko. Sorry. Hindi. Yung mga panahon na yun kasi. Hindi ko naman kaya mag-freestyle. Hindi naman ako marunong mag-freestyle. Eh. Saba, yun yung labanan nun eh. Oo. So, ang baon ko nun, pang dalawang elimination lang. Patay. Oo, ang gandun lang. So, hindi ko ina-expect. Naaabot ako ng semis. Okay. Umabot ako ng semis. Mas marami nakapansin. Oo, parang wala na akong sulat, tol. Ubus na.
nagsasabi ko na lahat eh. Wala na ako, hindi ko pa alam na ganoon eh. Syempre wala naman ako, wala naman wala akong experience. Wala akong experience, wala nang kwento sa akin na dapat ganito. Kaya target ko na lang nalaman 'yan eh. Pag pupunta ka ng ano, battle, dapat meron kang 5 lambat. 6 na lambat. Ibig sabihin ni target nun. Dapat marami kang baon na rounds. Mahuhuli mo sila. Oo. May extra ka. Eh, mga panahon eh, syempre, 2010, simula pa lang ako nun eh. Hindi ko naman alam na ganun eh. May mga ganun pa palang pag-iisip. Lambat pala yung kailangan dala. Oo. Iba dala mo, no? Iba dala ko nun. Papel yung dala ko nun. Nire-review ko pa eh. Umabot ako ng semis. Yun. Talo. Talo ako ng semis na yun. Natalo ako ni, ano, ni Spade. Si Spade nakatalo sa akin. So ano yun eh. Spade. Mm-mm. Versus Aklas. Goryong Talas. Oo, oh, si Goryong Talas sa ngayon. Teka lang, sorry. Ito ba yung process of elimination na nanggaling sa nangyari sa Vuelta Balentong 2? Oo. Dito sa Anonas? Freedom Bar, yes. Putang ina. Yung punong-puno. Andun ako. Punong-puno, di ba? Punong-puno hanggang baba. Okay, gets. Yung ininjan si Target, hindi siya pinuntahan ng kalaban niya. Oo. Diba, okay, gets. Diba. Naalala ko na. Oh, and then? So yun, yung mga panahon na yun, Spade versus Aklas, tapos Kahir versus Red Blood. So nanalo si ano, nanalo si Kahir. Tsaka si Spade. Si Red Blood, so sila yung finals. So kami ni Red Blood battle for third. Third place. Kasi yun yung papasok, tatlo lang eh. Oo. Yung champion, yung first, saka yung ano, battle for second pala yan, battle for second. So yun lang yung papasok. Hindi ako nakapasok, tol. Okay. Pero umabot ka ng semis. Oo, umabot ako ng semis, pero nung gabi na yun, ano na eh, talagang naging close na kagad namin nun sila eh. Sila Arik, sila Rambling Man. Alit lang ng community dati. Katabi mo artist din eh. Ngayon kasi pagka sobrang dami na ng tao, ng fans, ang layo mo lagi sa artist din, di ba? So ganun. Parang sabi nila, nung mabot na ng madaling araw eh. Wala akong pamasahin nun, man. Wala akong, lagi akong ganun. Pag pupunta ako ng event, wala na ako. Bahala na pa huwi. One-way trip. One-way trip ako palagi, tol. Wala akong pamasahin, tol. So may nakilala ako doon, natalo ko, si Libs. Okay. So sabi ko kay Libs, baka ano, pwede akong ano, makirang pamasahe sa'yo, tol, kasi wala akong pamasahe, tol. Eh. Teka, sa dami mong tinalo, bakit kay Libs ka humiram? Kasi nakita ko si Libs, nag-i-smoke siya dun sa gilid eh. Mukhang siya yung may papahiram na pamasahe. Oo, may mga panahon na yun, nag-i-smoke din ako ng mga panahon na yun. Sigot nga ng maliit to, i-smoke sa gilid, pwede pala dun. So nilapitan ko siya, tinropa ko siya. Englishero pa yun si Libs. So kami naging close, although tinalo ko siya, tapos naging tropa kami, tapos tinapos namin yung event. Birthday ko na nun. Ano yun eh? June 25 yun eh. Yung process of elimination. Kinabukasan nun, birthday ko na. Umabot na kami. Kasama ko yung sila nating else. Si Plasma, si Enigma, si Rambling Man. So, inaya nila kami. Kain muna tayo sa Katipunan. Di, uwi na kami. Di, kain tayo. May mga pag-uusapan pa tayo. So, sumama kami. Okay. So, sabi nila, yung gabi na to, hindi pa pwedeng tatlo lang yung kunin natin. Nag-uusap si nating else kasi ano, si Arik. Di pa pwedeng tatlo lang yung kunin natin. Ito si Aklas, pwede natin laban to kay Batas. Kumakain ako ng pansit nun, umaga na nun. So wala akong kaalam na kukunin nila rin kami ni Libs. Pag-post nung gabi, kasama yung mga pangalan namin. Sa nakuha dun sa process of elimination? Oo, 7 yung nakuha dun. Ako. Ang galing. Parang nag-audition lang pala talaga. Patayang kayo dyan, kahit sugat-sugat ka. Kukunin ka pala ito, okay. Hindi mo alam eh. Kami, parang ano eh. Si Sayad, nasama rin. Ako, si Sayad, andaming, si Balakit. Ang daming MC na umano nung araw, nung gabi araw na yun. Nung araw na yun, marami silang na ano na, ito mga to, pwede to, lahat na to. Kaya nung mga panahon na yun, si Balakit yung pinakaangat sa amin. Kasi siya yung magaling. Kaso, mahinalan din siya sa freestyle. Mm-mm. Kasi nga may beat yun eh. Mahirap din. Mahirap pasukan. Noong mga panahon na yun, puta. Okay. Tapos yung mga alam mo rin naman kung gaano ka-technical yung mga DJ na mga kaibigan ng nasa flip-top circle. Minsan nag-iiba yung beat, tol. Oo, di ba? Nagsiswitch beat sila 10 years, 12 years ago. Nagsiswitch beat yun nga. Yung pala tawag na switch beat. Oo, nagsiswitch beat na sila 12 years ago. So minsan, tangina, ano to ah, hirap ng ganito ah. Hanggang sa yung pala, pagsubok pala yun. Kung sino kaya tumawid. Hanggang sa, nag-okay na, mga unang days ng flip-top, mga provincial, eh ako lagi akong game, kahit sino eh. Game, kahit sino lang. Kaya ang dami kong battle dati, na, hindi, mga, lahat ng mga kalaban ko, hindi kilala kasi, walang gusto lumaban doon, ako umaako. Sige, para may battle ka? Oo, para may battle ako. Olonga po, gusto ko dyan. Hindi ko nakakapunta dyan. Dabaw, gusto ko dyan. Gusto ko lahat lang lugar, puntahan, tol. Kaya iba, yung mga tropa ko, wala naman yung flip-top na ano mo, lip. Kasi di mo naman nakakalaban si ganito. Ako, naiintindihan ko na nung day one, may process. Walang shortcut. Natawanan ako ng mga tropa ko, tol. Mismo yung mga ibang kaibigan ko na inaya ko nung, ano, nung process of elimination. Umuulan nun eh.
Wag na lip yung 500 mo, pang-inom na lang natin yan. Kasi may kota nun, magbabayad ka kasi winner takes all eh. Tama. So, kung di men, totoo pa rin yung gusto, habulin ko yung pangarap ko, tol. Kasi, ano lang to, minsan lang to. Walang sumama sa akin, tol. Ako lang mag-isa. Mm-hmm. Ang kasama ko, tube. Tang, ina, no? Hindi ka iniwan, no? Hindi ako iniwan, dalawang tube. Fully loaded. Hindi ako iniwan, tol. Okay, okay. And then, tuloy-tuloy na nangyari. Oh, yun na yung pinaka flip top ka ng flip top. Oh, yun na yung pinaka early days ko ng flip top. Tapos kumbaga tumutulog na sa ibang lugar, ganto ganyan. Ang nangyari, may mga invites sa mga ibang lugar. Mga hindi makuha nila target nila Saito, kami kumukuha, yung mga malalayo, yung Tugigaraw, Isabela. Sino kasama mo? Si Saito. Okay, dalawa kayo ni Saito. Oh, pero nung unang mga lipad, mga unang mga struggle ko, yung unang mga adventure ko, ako lang. May kasama akong ibang hindi kilala tropa. Baba kami ng Tugigaraw, ilang oras na biyahe yun. Hanggang sa tugtog kayo doon? Oh, battle. Ako bumabattle na rin kagad ako sa local na nun. Binabattle mo kung sino yung pambattle nila doon? Pambattle nila doon. Yun yung show mo? Yun yung show ko, ganun. Magkano lang bayad sa akin? 3,000. Oh. 3,000, 4,000. Tapos yung Tugigaraw, 16 hours mula dito. Oh, tapos ibabattle mo. Malaki na sa akin yun. Oh, sa bagay, oo. Oh. Di ba? Yung mga panahon na yun, 2011, 2012. So lahat lang talaga, kinuha ko lang talaga lahat ng opportunity kahit sinasabi nila na walang kwenta yan pag kinalaban mo si ganito kasi hindi yan sikat. Sa akin kasi kahit hindi sikat, wala na akong pakialam. Gusto ko yung experience. Tama. Gusto ko makapunta ng bagong lugar, bagong friends, bagong connection. Yun naman din kasi hindi naman porket hindi sikat, hindi magaling eh. Hindi yan, nga eh. Diba? Hindi nga eh. Hindi nga eh. Hindi nga ganun eh. Kasi ako, may experience akong ganyan sa yun na, yung, kumbaga, yun yung early days ko sa ano sa flip top. Yung mga middays na sa isa pa isa buhay na. Unang round ko pa lang sa isa buhay, si JLM yung kalabang ko, si JLM, kung natatandaan si JLM. Tagilid nga ako doon kay JLM eh. Hindi ko nga alam kung bakit naging 3-2 pa yun eh. Tagilid ako doon. Ako, aminado rin ako, tagilid ako doon. Siguro dahil mas trip lang din ako ng judge, so trip ako ng tao si Gawan kasi mas kilala ako. Mm-hmm. Pero yung kalabang ko noong mga panahon na yun, malakas yung kalabang ko na yun, si JLM. So, nakalusot ako. Tapos hanggang sa pangalawang laban kay Jadewoon, medyo mahina talaga si Jadewoon, lusot ulit ako. Mm-hmm. So, semis na. Sinyo na. Talagang ako, talagang alam ko hindi na ako lulusot. Mm-hmm. Kumbaga, okay na to. Hanggang semis na lang talaga tayo. Hanggang semis na lang ako. So, ano ako na, nag-rent ako ng bahay nun. One year akong nag-rent ng bahay nun. Kala ko 1 year ka nagsulat para sa sinyo na. Sa Cavite, nag-rent ako sa Bacoor. 1 year ako dun, tol. Talagang, nasira na pag-aaral ko eh. Mm-hmm. Iniwan ako ng girl ko, punta ng abroad. So ako sabi ko, ito na yun, hindi ko matutupad yung pagiging banda. Tutuparin ko dito sa ano. Sa rap scene. Sa rap scene. So, malis ako na Las Piñas, lumipat ako ng Cavite. Doon lang ginawa ko, umupa ako ng bahay, nag-rap lang ako ng nag-rap. Wow. Practice nag-bootcamp ako. Ka mag-isa. Oo. Pinagaling mo yung sarili mo. Oo, ganun. Wala akong ginagawa kundi yun lang, mag-rap lang. Sa bahay. Pag-ising hanggang matutulog, rap lang. Rap lang, tol. Manunood ng movie, kukopya ng movie sa tropa, magbabike sa labas. Rap ulit. Rap ulit, uwi sa bahay. Ubusin yung ballpen. Rap lang ng rap. Kung may gig, tatawid ng gig. Pag-ising ko, naka-play na kagad yung, meron dating ano, radio station na parang puro jazz, na instrumental yung ano, yung play. So yun, nirarapan ko lahat. Kahit ano, nirarapan ko. Hanggang yun, nagamit ko yun nung laban namin ni Sinyo. Although nag-choke siya dun. Nagamit ko yun. Kasi, lahat ng paghahanda na yun. Oo, kasi nawawala rin naman. Nag-choke ako, pero hindi lang talaga nila nahahalata. Kasi pag nag-choke na ako, iniiba ko yung istorya. May baong ka kasing lambat. Oo, may baong kasi ako eh. Iibahin ko ng konti yung boses ko, iibahin ko ng ano. Habang bumabanat ka, iniisip mo na naman. Yun yung nakalimutan mo. Saan ka ba nawala? Saan ka ba nawala? Oh yun, eto na ulit. Yun! Apo. So ganun, akala nila, hindi ako nawawala. Maraming beses akong nawala, pero hindi lang talaga halata. Kasi maraming beses kang nawala, lagi ka lang nakakabalik. Nakakabalik lang talaga, guys, kasi yung boses ko, amplify na ano eh, ganun kalakas pa din eh. Oo. Tapos nag-iiba-iba ako ng boses. Pag pinanood nyo yung flip top, tapos tinipe nyo yung Aklas, 80% ng laban niya, sinisigawan niya sa mukha yung laban niya. Ganun kalapit, tapos pasigaw. Buta. Distracted yung pala. Si Sinyo nga, na-distract eh. Sinyo na yun ha, shoutouts kay Sinyo. Di talaga, hindi ko talaga yung nakakala yun ha. Yung choke niya sa round 2 tapos round 3. Makukuha mo. Oo, kasi ano pa yun? Mahaba pa yung choke. Mahaba yun. Kinat na lang. Hanggang sa yung mga tao, boo! Inaalis yun ng mga tao.
Sabi ko, tanga na, ganito pala yun nung pag-akit mo. Early days din ni Sinyo kasi yun. Oh, pero ang lakas niya na kasi kagad din, eh, di ba? Malakas na kasi siya kagad. Oo, oh, yun nga eh. Pagpasok ano niya, nung naagad siya eh, super saya na agad eh. Ano na nga sila kagad nun eh. Parang wala, tagalid na yan si Aklas. Pero wala, eh, nag-choke siya dalawang beses eh. Mm-hmm. So, di niya rin pala kaya mag-freestyle. Okay. Di siya nakapag-freestyle nun. May mga bubuyo ang freestyle ka. Eh, mga panahon na yun. Ano pa lang eh. May nagpi-freestyle pero parang yung kila Saito, kila Silencer. Linya nila yun eh. Di ba? Sa amin, written talaga kami kasi one month before, alam na namin kasi yung kalaban naman eh. Di ba? Exactly. Si Arik pa, stricto yan. Saka one month before, bibigyan yan. Pinaka short notice niyan, two weeks, ten days, gano'n. So talagang nakalusot lang din talaga ako kay Sinyo. Hanggang sa nakalaban ko na si Balakid, nakagrupo rin sa batch 1, sa press elimination 1. So hindi ko rin alam bakit ako yung nanalo. Sa totoo. Yun yung unang championship, yun, no? Oo, tapos pinaka-iconic yung kasi unang isa buhay yun eh. Tapos, so ikaw yung unang-unang champion doon? Ako yung unang-unang champion, tapos ako lang din yung habol. Uling-uli ako sa listahan eh. Umalis pa nga ako na sa GC sa group eh, kasi nga parang mga panahon na yun, ano pa ako eh, suplado pa ako. O ayoko makipag-friendship sa iba, ayoko makipag-tropa sa iba. Tropa maglaban-laban muna kayo pag kami nanalo niya, tsaka niya ako kalabanin. Ganun ka ba? Ganun ako dati tal eh. Tropa ko lang nun, sila Target, sila Saito, sila Ari. Doon lang ako sa side ng Ampon, saka sa side ng DC Clan. So hindi ko talaga kinakausap. Doon kami nagkakilala by the way. Oo, kaya Target nun. So yun, nung laban namin kaya, no, kay Balakid, kahit ako, aminado ako nun eh. Na ako sa sulat yung pagbabasihan, panalo si Balakid dun. Pero iba kasi yung live performance eh. Okay. So, okay. Kasi sa mga judges, I get that. Oh, sa mga judges nun, wala naman akong tropa rin sa judge. Mm-mm. Hindi nga rin ako nag-judge eh. Kaya, kasi ayoko, kasi yung uso na yun, mga panahon na yun, Luto. Tropa kasi niya na yun, magkakasama siya sa picture. Nagsimula yun sa ano, Batas Delo eh. Oo, oh, yung ganun, mga luto shit. Eh, iba nga kasi yung criteria sa ano eh, sa flip-top eh, sa battle eh. So, wala talaga akong tropa tol. Hindi ko alam ba't nila ako binoto. Mm-hmm. So, ako, hindi rin ako makapaniwala kasi gusto ko lang naman mag-rap eh. Gusto ko lang din sumali. Yeah. Gusto ko lang din naman ano, baga makaikot ng ano ng Pilipinas. So, ako nag-champion. Hindi ako makapaniwala hanggang sa nakauwi ako ng tangin na ako yung unang champion. What the? Ano nangyari yun, di ba? Tapos yung mga pinatay mo ng semis sa anong-ano, lalakas. Malalakas yun, tol. Di ba? Top MC sila that time. Oo, sila yung crowd favorite. Sila yung gustong mag-champion. Oo. Hanggang sa yun nga, ewan ko, nakuha ko rin siguro yung kiniti ng tao kasi nga, talagang pag nandun na ako sa stage, wala na akong pakialam eh. Mm-hmm. Talagang sumusugod ako, naninigaw ako. Mm-hmm. Pinapakyo ko yung crowd. Mm-hmm. So, ewan ko, siguro presence lang talaga siguro kaya ano eh. Kaya nabigay sa akin yung ganong ano, opportunity. Chamba, pero sobrang ano lang talaga. Hindi mo talaga siya makakalimutan sa buong buhay mo. Kasi forever na siyang ganon. Ikaw yung first isa buhay champion. Oh, tapos pag inaalala ko pa paano ko ginawa yun, kumbaga nagtanim din ako, tol. Ano rin ako. Kasi isa, nag-drop out na ako nun eh. 2009, December. Oo, hindi na ako na gano'n eh. Nag-aaral. 2012, December. Di na ako pumasok nun. Mag-OG. OGT na lang kulang ko. Hindi na ako pumasok nun. Di mo pa tinapos? Hindi ko tinapos, tol. Lumipat na ako ng Cavite. January. Rap scene na. Okay. January 2013. Lumipat na ako ng Cavite. Nagpatatoo na ako. Nag-ano na ako. Sabi ko, eto na yun. Nakaraan na to. Oo. Hindi ko makukuha agad to. Makukuha ko to in a years. So yun. Nakuha kong bahay. 3,000 lang bahay nun. Duplex na, dalawang bahay na yun. So, eto na, dito na. Alaga na lang ako ng pusa. Salita ako mag-isa maghapon. Practice, nood ng video, nood ng live performance. Sulat. Review ng battles. Oo, review ng battles. Hanggang sa yun nga. Kumbaga, hindi ko rin siya nakuha ng ganong kadali na chamba lang na binoto ko ng judge. May mga ano rin, may mga backstories din yun na... Hindi nila nakikita. Oo. Nakikita ko ng tropa. Tangina na, si Philip, ang lala, tol. Bakit, tol? Nagbabike, nagsasalita ka mag-isa. Eh, nagpa-practice ako eh. Kahit saan, strike anywhere ako. Pag Cavite days. Sisindi ka lang, Yossi, pero bumabattle ka ulit. Oo, tol. Kahit nag-aaral ako, nung nag-aaral ako dati, bago pa yon, bago pa yung 2013, mga 11, 2011, 2012. Nung hindi ka pa nagda-drop out? Oo, nag-aaral ako dyan sa pamantasan lusod ng Pasay. Ano na siya ngayon eh, City University of Pasay na siya ngayon. Oo. Ganun din yung mga classmate ko nun. PLP pa siya dati? PLP. Mm-hmm.
si Ching, nagsasalita mag-isa, ang lala, tol. Oo nga, kakasama sa mga HRM sa babayan. Kasi mga HRM sa baba, mga ano eh, mga sugarol, mga, alam mo na, may mga ginagawang misteryo. Tapos ikaw, ano course mo? Ano ako, BSBA ako eh. Fourth floor ako. Business administration ka, pero bumababa ka sa mga nagluluto. Oo, mga tropa na andun eh. So, may mga pusoy doon, may mga ganun trip, di ba? May digit. Oo, may mga ganun doon eh. So doon ako, ito, tropa ko. Kasi sa ano ko, sa department namin, sa taas. Studios ano, lahat eh. Puro ano eh, mga putang. Mga ano to, seryoso to mga classmate ko dito. So, boring. Oh, doon ako tromopa to. Siya sabi niya, nakakasama mo yan sa mga ano. Sasalitaan mo. Oh, sasalita ako mag-isa palagi to. Naglalakad ako. Tapos di ako nagsumasakay ng jeep, man. Naglalakad ka lang? Naglalakad talaga ako, tol. Yung bakit? Hindi ko alam eh. Ganun yung ano ko eh. Mas trip mo, no? Oh, mag-isa ako, naglalakad ako. Weird nga naman sumakay sa jeep, tapos doon ka nagsasalita. So ganun yung mga ano ko, yung mga backstories nung lahat ng mga nangyari sa akin. Wow. Lahat ng mga battle ko. Kada pupunta ako ng ibang lugar, may ganun akong sitwasyon na lagi ako nagsasalita mag-isa, tol. Nasubukan na nila sa akin. Nagpa-practice ka. Nagpa-practice ako nung nagpa-practice, tol. Kasi hindi ko pa ano yung mga panahon na yun, hindi ko pa alam yung pagkakaiba nung ano eh. Iintindihin mo, saka kakabisaduhin mo. Dati kinakabisado ko lang, hindi ko iniintindi. Okay. So nung iniintindi ko na siya, yung sulat ko, kusa na siya. Madali na siyang makabisa. Kusa na siya lumalabas sa utak mo, sa bibig mo. Hindi mo na siya kailangan. Nagiging muscle memory. Oo, ganun. Wow. Ganun pala siya, tol. Pero at least, dinaanan mo muna dinaanan to. Dinaanan ko siya talaga na ano. Hindi talaga yung alam ko na lahat. Hindi, tol. Sobrang dami mong tinago, sobrang dami mong pinagdaanan. Oo, practice din. And I think, talaga, kaya mo rin nakuha yung mga nakuha mo na meron ka. Oo, tol. Dahil hindi mo pinabayaan yung sarili mo na huwag makuha yun. Oo. Pero yun nga, nung nakuha ko yun, nung mga panahon na yun, syempre, rockstar na rockstar ka nun, no? Yung mga gig, di na ako pupunta, tol. Oh man, party lang ako sa bahay. yung premyo ni Arik na binigay, isang buwan ko lang inubos yun, tol. Pero binayaran ko na yung bahay, isang taon. Isang taon ulit, di ba? Bayad na, isang taon ng upa, no? Isang taon ulit. 36K, bang, okay na. Wala iisipin ulit, di ba? Kuryente tubig na lang. Okay, pasok. Okay itong ganito. So yun ha, nasobra naman ako sa pagiging ano, no? Rockstar. Sa pagiging rockstar, tol. Ayoko mag-event. Ako nga lang yata yung champion na ano eh. Na hindi sinamantala yung pagiging champion. Kasi pagka-champion ko, tol, nag-celebrate ka na lang. Celebrate lang ako. Tapos, mga ano na nun eh, paano na nung 2014, January, event na nun eh, yung Great Assault anniversary event. Mm-hmm. Galing ako kala Arik nun, sabi ko, wala pang ano ah, wala pang kalaban yung mga, ako nalilaban mo dyan. Dalawa ka agad. Talagang ano talaga ako nung palang ang angas mo. Bakit? Kasi ubos na yung premyo. Ubos na yung premyo. Ubos na eh. Puta, kailangan kang kumakayos. Dalawang tiip. Puta. Sige. Wala lang. Sabi nga nila, champion, dapat di ka lumaban. Dapat, nag-gig ka, nag-ganto. Wala akong pakialam, tol. Ano na ako nun? Wasak ko lagi na rin ako. Wasak nun eh. Kumbaga, nung di pa ako nagsi-champion, di ka pa nararanasan yung sagad. Oo. Siyempre, dito sumagad ka. Champion ako, marami akong pera. Sagarin ko na yung sarili ko. Eto na yung pinakasagad. Yun na. Binabantayan mo na yung sarili mo nun. Oo. So yun na, battle ako. Dalawa ka agad. Yung iba parang naano sa akin kasi hindi ko nga raw inalagaan. Mm-hmm. Dapat daw, nag-gig ako na nag-gig. Mm-hmm. Ano ako, mga mm-hmm. panahon na yun, talagang nasa ano-ano ko nun, iisip ko nun, bisyo talaga sa kasulat. Eh. Mm-hmm. Bisyo, sulat, pusa, yun lang yung nasa isip ko nun. Mm-hmm. So, ganun. Hanggang sa, parang wala lang nangyari. Champion ako, pero parang wala lang. Hindi ko siya masyadong ano, ginamit talaga or nagamit. What's important is, na ipanalo mo yung liga. Yun. At kahit, anong balubalok to tin yung tol, puta, champion ka. At yung mga tinalo mo, hindi basta-basta. Yun. Ano na yun eh, competition na yun within the league eh. And I think, yun din, para sa mga nakikinig, nanonood, values din to sa inyo na, tinyo nyo siya, wala namang nagturo sa kanya na magkulong ka at turuan mo yung sarili mo kung paano gawin to. Siya yung nagdesisyon, hindi niya rin alam kung bakit, pero kinulong niya yung sarili niya at inaral yung mga bagay. Kaya, na-deserve niya rin talaga kung ano yung meron. Ganun. Tapos yun nga, hanggang sa, syempre, champion ako noong mga panahon na yun, kahit na, ano yung dalawang laban yun, hindi ko na ipanalo yung kay Batang Rebelde, pero yung kiniko na ipanalo ko. So, nung gabi na yun, isang talo, isang panalo. So, may bago isa buhay, pero wala na talaga ako eh. Wala na ako sa ayos. Sinali pa rin ako.
Sige, sumali pa rin ako, tol. Mamaya natin pag-usapan yan. Marami pa kami pag-uusapan. Babalik kami. Ako si DougBrock. Kasama natin si Aklas. And this is DougBrock Radio. Yo, Cyberspace. DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko, Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock _. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo, ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace! Welcome back dito sa paborito niyong podcast. This is DougBrock Radio. Nandito kami ngayon sa TMP Creative Complex, The Media Portal Studios. So, kung kailangan niyo ng mga photoshoot, video projects, and all about content creation, message na lang sila sa Facebook at Instagram, The Media Portal Studios. Sa akin din yun. TMP pa rin. Siyempre, kasama pa rin natin si Aklas. So, kanina na pag-usapan namin yung quick na days niya sa Fliptop, how he went from being a vocalist of a band, yung struggle sa banda, going to a freestyler, to a battle MC, to a rap battle champion. Ngayon, Aklas tol, gusto kong alamin is sino si Philip growing up bago pa mangyari lahat ng music na to, bago mo malaman yung mga makamundong bagay, sino ka? Noong mga panahon na yun, siguro, elementary disco, talagang ako sa pag-aaral talaga ako. Focus talaga ako sa pag-aaral, talagang ako. Advance ako mag-aral kasi galing ako private school . Mm-hmm. Galing ako private school tapos namatay yung AirPods ko. Mm-hmm. So, Family struggles, naubos yung pera namin kasi nagkaroon ng cancer yung AirPods ko. Naubos sa kakasuporta sa paggamot pero hindi gumaling. Mm-hmm. So, balik kumaga from Batangas, doon kami dati sa lumang bahay namin sa beach. Sorry, teka lang. Batangas ka talaga? Hindi. Ganun. Palipat-lipat kasi yung AirPods ko . Okay. Yun yung trip niya? Yun yung trip. Kasama kayo as a family? As a family. Marami siyang properties kasi. Okay. Medyo may kaya kasi si AirPods . So, nung namatay si AirPods, syempre, sa side ng sa side ng father side ko, dahil merong, syempre, typical na Pinay yung nanay ko. Mm-hmm. So, hindi kami trip sa father side, sa mga Chinese. Oo nga. So, hindi kami tanggap, so parang... So, yung surname mo, talagang tunay na? Ching talaga. Ching ka talaga, Chinese. Chinese yung AirPods. Tapos, ang napangasawa nga, pure Filipina, yung mother mo. Mother ko, so... Yung ibang mga kapatid ng AirPods ko, pag namamatay, kasi lahi na nila yan . Pag namamatay, kinukuha yung mga anak. Mm-hmm. So kami, kinukuha din kami. Pero hindi rin kami sumama. Mm-hmm. Kasi hindi kasama si mama . Kayo lang. Kayo, as chings. Yung mga ching lang. Kaming tatlo magkakapatid lang. So doon ako lumaki sa sa Las Piñas, sa Bernabe compound. Mm-hmm. Walang lupa. Mm-hmm. So doon ko rin una napakinggan yung hip-hop. Doon ko napakinggan yung mga banda. Yung mga pinsan kong lalaki, gangster, mga pinsang kong babae, mga mahilig sa music. Mm-hmm. Mga panahon nun, Eraserheads, River Maya. Mm-hmm. Tapos sa mga pinsang kong lalaki naman nun, utusan ako nun . Nagkabili ng gel. Pagpapasok sa school sila, so bili ako ng gel. Kasi dati uso naka-gel ka . Oo, yung tagdodos. Oo, yung gel. Ano paborito mong kulay? Kulay blue. Blue ka, blue doon. Ako puti . Puti o kaya dilaw. So, ganun. Napapakinggan ko yung Death Threat saka Oblox. Okay, si Oblox sa Death Threat. Yan ang naging influence mo. Yun ang una ko napakinggan. Okay. Sa hip-hop. Mm-hmm. So, yun, elementary days hanggang sa struggle nga sa Las Piñas. So, nagkaroon ng negosyo si mama sa probinsya, sa Nueva Ecija, mga sibuyas. Mm-hmm. So, taniman ng sibuyas yan . Lumipat naman kami ng Bulacan. Okay, para malapit sa Nueva Ecija. Malapit sa Nueva Ecija. So, lipat kami ng Bulacan. So, may mga nakilala rin ako doon. South to North ka naman ngayon. Sa Bulacan naman ako ngayon. So, may nakilala ako doon na galing rin siyang Manila. Tapos, iba yung swag niya . Mga panahon na yun, advanced na. Mm-hmm. Putol na yung niya, putol na yung pants niya, na tas-tas. Mm-hmm. Maganda na yung sapatos niya, tapos nag-skateboard din siya. Doon mo nakilala? Oo, doon ko nakilala yun. So, noong mga panahon na yun, sabi ko, tanga na, pwede pala yung ganun. Skater, no? Mm. So, skate naman ako noon hanggang sa... Skate ang trip mo noon? Skate naman ako mga early 2000 yun, mga year 2000 yun. Mga year 2000 yun. Okay. Teka lang, tos. Sige lang.
mga early 2000 yun, 2001. So, ano lang, wasak lang din kami. Mga panahon na yun, nag-i-smoke na rin ako noon eh. Mga 14 years old pa lang. Nung mga hinahanap nila Bush Bin Laden. Oo, mga ganun panahon eh. May smoke grenade ka na. Oo, nag-i-smoke na ako ng mga panahon na yun eh. Okay. Napapanood namin yung Republic. Oo, oh, okay, okay. Siyempre, yun yung palabas eh. Oo, gusto namin maging ganun naman. Kasi galati kung ano yung mapanood mo, gusto mo maging eh. Okay, so, okay. Pero wala ka pa sa band nito ha? Wala pa, wala pa. So nauna na, na gusto mo maging rapper? Hindi, skater tapos rapper. Oo, oh, oh, bago so, pa yung banda talaga. Oo, bago okay. pa yung banda. Okay. So, yun nga, after skate, nag-i-smoke kayo, ganyan. So, gawa tayo grupo natin. Ganyan, ganyan. So, sige, hindi ko alam pa paano yan eh. So, yun, may mga beat. Since bago ka lang doon, oh, sila magkakaibigan na, tapos ikaw yung bagong salta. So yun, gawa kami, tol. Eh, lagi nga kami nag-i-smoke. Yung unang kanta namin, ano ng title, ng Ganja 2001. Okay. So hindi pa ako Aklas nun. Pangalan ko nun, ano pa, Chingwa. Chingwa? Oo, Chingwa pa pangalan ko nun dati. Okay. Nagtatagtag pa ako nun. Hindi ko pa alam yung tag nun, hindi ko pa alam yung graffiti nun, pero ginagawa ko na rin ng mga panahon yun. Sa mga waiting shade. Nagtatag ako sa mga waiting shade kasi may nakalagay dyan na pangalan ng politiko eh, sa ano, sa front. Sa back, puti lang yan. Hindi ako nagtatag sa mga waiting shade. Para pag nasa loob ka ng shade, makikita mo yung tag mo. Yung Chingwa na to. Oo, Chingwa. So, yun yung una kong pangalan. Parang gamot ah. Oo, di ba? Hanggang sa, yun, ano, syempre, hindi rin stable yung negosyo ni mama. Of course. Ano na naman kami? Scattered na naman kami. Siyempre, being you know, a single parent, tas tatlo kayo, medyo ang hirap nga naman, ano yun nun, i-survive din. Oo, scattered. Ano na naman kami? Wahiwalay na naman kami. So, bumagsak yung negosyo. So, umuwi na naman kami ng Las Piñas. Mm-hmm. Bernabe compound again. Oo, umuwi na naman yung mga ano ko. Tapos ako naman, eh, noong mga panahon na yun, nakikita ko na nahihirapan yung airmats ko. So, nag-ano na ako nun, di na ako nag-aaral nun. Nagtrabaho na ako, tol. Okay. Trabaho ako sa bakery ng ate ko. Kasi meron akong ano, kapatid sa ama. Mm-hmm. Kumbaga, meron yung airmats ko, meron pa siyang... Ibang family? Unang pamilya niya. Mm-hmm. O, nung binata siya. So, meron pa akong ate na mas matanda sa akin. So, dun, trabaho ako, Marikina. So, doon ko na ano yung banda. Mm. So, mga banda-banda dati. Punks pa ako noon. Punks mo. Habang panadero ka? Oo, habang ano, panadero sa supervisor. Ano, taga-check ng delivery. Uh-oh. Taga-check ng lalabas. Pag walang gagawin, o tumulong ka doon, magmasa. O, nagmamasa ka ng ano. Pagkwento ko, nag-ano ka ng hopya. Kasi uh-oh. Chinese yung ate ko. Eh. Uh-oh. So, may bakery sila. Uh-oh. So, doon ko na ano yung mga banda. Na, ah puta, pwede pala yung ganito maging rockstar. Oo. Idol ko, gusto ko naman maging banda ngayon. So, nawala ako sa Bulacan eh. So, hindi na push yung pag-rap nun. Nawala na sa isip ko na yung Republic na yun. Hindi ka na rin nagsiskate? Hindi na ako nag-skate. So, yun na, banda na ako. Hanggang sa, gusto ko na ulit mag-aral, lumipat ako ng Las Piñas. Umuwi na ako ng Las Piñas. So, pag uwi ko ng Las Piñas, yun na, may mga nakilala na ako, uso yung banda. Doon na nagsimula, 2004 hanggang 2008. Nagbanda na ako talaga. Iba-ibang banda, iba-ibang... Kagrupo. Iba-ibang kagrupo, iba-ibang tugtugan. Mula sa punks, emo, screamo, hanggang sa naging metal. Wow. Naging death metal. Wow. Hanggang sa ganun. Process, no? Oo, process. Iba't ibang subgenre. Oo, iba't ibang. Tapos yung mga panahon na yun, tol. Ano na kagad ako nun? Advance na rin talaga mag-isip na recording tayo, tol. Alam mo na yung... Gusto mo na gawin yung professional way of music. Recording tayo kasi... In time, itong mga record natin, at least naka-record tayo, meron tayong recording, tol. Ano yun, lagi na lang tayo magpe-perform sa bar, sa cover court, sa open field. Wala tayong recording, wala tayong ano. Hindi natin ma-play. Hindi, wala tayong diploma. Diploma tawag ko dun, wala tayong bakal sa dibdib. Oo. Recording kami, men, sa scene. So, yun, ako nagbabayad nun, baon ko yun. Iniipong ko. Mm-hmm. Kasi mga ano ko, mga kabanda ko, mga... Wala rin eh. Wala rin eh. Alam mo naman sa Las Piñas, ang hirap ng... Nanghihiram nga ako ng gitara sa isang kabanda ko pa eh. Kasi marami akong banda eh. Pero meron akong banda talaga ng banda ko. Oo, pero may mga ibang banda ako na sa ibang banda, ano rin ako. Vocalist din ako. Oo. So ganun, nanghihiram pa ako ng gamit, pal. So ganun, napag-early recording kami, MySpace days na marami rin naging tropa, mga iba-ibang banda. So yun yung advance lang talaga kasi nakapag-EP lunch kami. Mm-hmm. Nasubukan namin magbenta ng CD na binurn lang sa computer shop ng tropa. Mm-hmm. Tapos yung cover ng CD Prenin. Namin, pinirin, tapos pinapotocopy. Para marami? Marami. Ganun yung unang EP namin na... Sakto yung gupit, pasok dun sa case ng CD. Ganun yung unang EP namin. 30 pieces. Doon lumaki yung CDR King sa CD burning dati. Totoo ganun. Yun. Doon talaga sila lumago yung era ng CD burning. At
kaliwat kanan yung CD burning shop, mm, di ba? Tapos may mga klase pa ng CD, di ba? Oo. Depende sa... Pag... Kung ilang minutes yung malalagay mo, di ba? So, ganun. Nung early days ng banda, nakagawa kami ng dalawang EP na nai-release namin. Na self-produced. Self-produced na DIY lang pinublish. Oo, kaya nung wala na yung banda, pangarap ko lang din lahat yun, yung mga ganun. Siyempre, ako eh. Lagi ako nagbabasa ng magazine. Observer ka eh. Alam ko yun eh. Observer ka talaga. Lagi akong bumibili sa book sale ng mga magazine, ng mga foreign. Nababasa ko yung mga tour, nababasa ko yung ginagawa nila sa buhay. Posible. So, ikaw, tangin na. Pwede nga sa Amerika eh. Medyo malabo talaga sa Pilipinas, pero... Pwede pa din. Kung gagalawan mo siya, pwede. Sipisipo, pwede talaga siya. So, yung nasa hip-hop na, in-apply ko lahat na natutunan ko. In-apply ko pa rin. Mm-hmm. Bukod sa mga natutunan ko pa kaila Enigma, in-apply ko lahat ng mga natutunan ko way back na nagbabanda ako na ganito pala dapat, meron kang labas. Tumutugtog ka sa ibang lugar, pupunta ka ng ibang lugar. Doon mo natutunan yun. Sa pag-uusap nyo ng meron kang apat na gitarista, apat na drummer, meron kang apat na bahista. Kasi dami mong banda, iba-ibang experience. Iba-ibang tao, tol. Iba-ibang tugtugan. Dapat talaga, kung gusto mo talagang magtagumpay ka, kailangan may output ka talaga. Yeah. Hindi pa pwede puro ka lang, perform ka lang. Hindi pa pwede puro headliners ka lang. Hindi pa pwede yun. Kasi hanapan ka ng tao ng CD eh. Kailangan ng tanim. So, ganun. So, hanggang sa nag-ipap ako, ganun. So, lahat yun, walang nag-mentor sa'yo. Wala. It's on your own. Wala. Own learning, sarili mong tuklas. Sarili lang. Wow. So, ganun. Chamba nga lang din siguro kasi... Ang technical naman kasi, hindi naman kasi ako magaling eh. Pero, matyaga ako, tol. Dadaanin kita sa tiyaga na tipong, hindi ako gano'ng kagaling. Talaga, aminado ko doon. Pero, yung tiyaga, yung patibaya na... Ayaw mo na, ako gusto ko pa rin. Gusto ko pa din, tol. Ganon yung mindset ko na, sige, kahit di ako ginagawa ko ngayon sa selling, hindi ako gano'ng kagaling kasi, hindi naman ako kagaya ng iba na magaling magbente. Pero dadaanin kita sa entertainment, tapos mapapa-PM ka sa akin na, sir, kunin ko na yan, sir. So, mapapamind sila, ano? Oo, ganun. So, para sa akin, magkaiba yung magaling sa matyaga. Dadaanin ko na rin sa tiyaga. Yung galing mo, galing sa tiyaga. Oo, galing sa tiyaga siya. Nice. So, ganun yung sa akin. I'd like to ask, Tol, eto, nakapunta ka na ng banda, tapos darating tayo dun sa kwento mo kanina. Which is, paano ka nakapunta ulit sa rap? Diba? Pagpasok mo ba sa rap, sobrang dami mo ng rap contest at rap events bago talaga yung flip-flop. Haba rin ng experience na yun. Yung underground experience mo. 2008, 2009, 2010. Ang haba nun, tol. Dumating nga sa point na pupunta na, may rap contest na naman sa Pototan, sa Muntinlupa. Putatan sa Muntinlupa. Pututan, Iloilo yun eh. Iloilo pa lang, isip ko kasi nasa Iloilo eh. Bago magdingli yun eh. Di ba? So, may ganung rap contest na, G, tanga na, eto na naman, dito na naman. Antidote to. O si Antidote. Magulo dito tol eh. Kaya palista na kagad tayo para una tayo. Sige, bayad na kagad kami. So, pangatlo daw kami. May purse. Gusto namin una talaga kami. Kasi gagawin namin, pe-perform lang kami. Alam naman namin, talo kami. Oo, gusto mo lang talaga makapag-perform. Gusto lang namin mag-perform. Para pag taas namin mag-perform, mag-one bat kami, smoke sa ledgy, si bat. So may purse performer, kaparehas ng beat namin. Tangina. So paano pa kami paano ka mag-perform? Kung yun nauna sa'yo, parehas kayo ng dinownload na beat. Ganun na namin na-experience yung ganung sakit. Yun yung mga struggle sa mga bago na may mga producers. Swerte na nakakahingi ng beat sa mga group ng mga producers na namimigay ng beat. Pagka mag-freestyle ka lang or sumali ka ng mga bars-bars challenge, meron ka ng original beat. Ito yung struggles way back ng mga hip-hop artist kasi they don't have a producer. All they know, mag-download ng beat. Minsan nga, i-download yung kanta, tanggalin yung vocals. Diba? Wala, yun lang yung choice eh. Wala eh, ganun eh. Maganda yung beat, ganun eh. So yun, wala kami dalang spare na beat. Oo, tsaka yung sinulat nyo para dun sa beat na yun. So, ganun. Kailangan nyo i-perform. Tinatag na lang din namin ulit. Although narinig na ng tao, yun na naman yung mga tao. Parang,
Sabi ko sa'yo, G, alam naman tayo nyan eh. So, okay lang. Ang hinahabol lang palagi namin ni Antidote. Experience. Experience to. Wow. Tapos gusto namin, una kami. Mm-hmm. Tapos aalis na kayo, hindi nyo naantayin yung result. Hindi namin naantayin. Kasi alam naman namin, kasi dati naantay namin eh. Tapos talo naman kami, hindi naman nangyay. Kasi dati, pagka yung kalaban mo, pak, 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 tatatatatatatat, pag gano'n na yung beat, sasabayan yung rap na gano'n, ah, uwihan na tayo, tol! Speed rap. Panalo na yan! Panalo na yun, tol! Dati, no offense, pero dati kasi naging gano'n yung batayan ng rap contest. Same with a lot of singing contest, kapag sobrang taas ng boses, automatic yun yung panalo, na yun. Panalo, di ba? Ganun dati. No disrespect, ha? Pero nagkaroon talaga ng panahon na gano'n. Ganun talaga, ganun talaga. So, kami, hanggang sa... Eh, hindi ka speed rap eh. Oh, hindi ako speed rap eh. At ang bagsakan ko dati parang Ron talaga. Bagsak-bagsak lang ako dati. Nag-iba na lang yung style ko nung napatropa na ako kila Enigma, kila Ari, kila nothing else, kila Skarm. So na-open up sa akin yung ano nila, si yung album nila. So pwede pala akong gumawa ng ibang rap. So yung ano ko noon, kagrupo ko noon si Antidote, nagkaasawa, nagkaanak. So hindi niya na matupad yung pangarap namin. So parang as duo. Oh, kasi pangako namin hanggang pumuti yung buhok namin eh. Talagang kayo yung parang stick figures dalawa. Hanggang ano tayo, hanggang pagtandalip. Oh, man. Hanggang sa syempre nagka-pamilya na siya, kailangan niya na magtrabaho. Ako yung nagtuloy ng pangarap, tol. Hanggang sa yun nga, nakapasok na ako ng flip top. Ganun yung nangyari. Ang galing lang ding isipin kasi parang hindi mo siya plinano, tol. Hindi, tol. Sinalihan mo lang na sinalihan ko ano yung pinasok mo lang na pinasok yung bukas na pinto, no? Oo, tol. Like hindi mo siya inisip na okay, high school ako, ganto ako pag college, tapos ganto gusto ko, tapos ganto, tapos sasali ako dito, tapos gusto ko maging ganto. Wala kang ganun. Hindi ko pa alam yung ganun eh. Walang planning at all, no? Hindi ko pa alam yung planning. Basta gusto mo lang gumawa ng music. Gusto ko lang. At bumatil. Oo, tol. Saka, ang pinakaano ko talaga, makapunta ng ibang lugar. Oo, makapag, oo, travel. Kasi, yung iba kasi, kumbaga, kagaya ng Las Piñas Disco, yung iba sa amin, talaga gusto sumikat eh. Totoo, oo, totoo. Ganito. Pero, yun din talaga ang energy sa South eh. Pero, sino mga panahon na yun, naisip ko na natangin ang sikat, ang hirap niyan eh. Oo. Gusto mo lang talaga mag-enjoy. Ko, enjoy ko na lang. Darating naman yan eh. Kusan dumating. Sana ba siya dumating eh? Hindi ko siya ano, hindi ko siya iniisip. In-overthink. Hindi eh. In-enjoy mo ko, lang. In-enjoy ko lang na hindi ko makakalain na ganun. Wow. Pag iniisip ko eh. Di ba? Aklas, gusto ko itanong, mga memorable na naging flip-top battle sa'yo at bakit? Ako, tol. Oo. Unang-unang battle ko siyempre kay Kahir. Kahir. Oh, Down and South, September 'yon. Down and South, ito yung sa tapat laban. Ng SM. Ito yung laban ni Hallucinate. Unang-unang laban ni Hallucinate ni Chris Delano versus Fuego. Yes. 'Di ba? Sa harap ng SM South Mall. 2000 yes. Ano to? 10. Putang ina, 12 years ago, Aklas, pukay ng ina. I feel so old. Kasi ako, unang battle ko yun. Down and South. Yeah. Oo, tapos, yun yung unang battle ko na official. Tapos, isa lang sumama, may sumama na sa akin, may naniwala na sa akin. Sino to? Si Jules. Ano yun? Ano ko yun, naniniwala na sa akin. High school pa lang kami. Nagbabanda na kami. Hindi kami sumasakay ng jeep. Mula Las Piñas National High School hanggang po ng lupa. Teka, saan ang Las Piñas National? Bamboo Organ? Bamboo Organ. Hanggang po lang lupa, nilalakad nyo? Nilalakad namin. Tang inatol, dulo-dulo yun ah. Yes. Para meron kaming pang-studio. Titipirin nyo lagi pamasahe, tapos doon kayo nag-uusap ng music habang naglalakad. Habang nangangarap. Habang nangangarap. Wow. Ngayon, natupad na rin niya yung pangarap niya. May clothing na rin siya. Okay na rin siya. Established na rin yung buhay niya. Wow. Talagang may mga tao rin ako nakasama sa pangarap sa along the way na talagang palagi yun pinag-uusapan. Gusto na, tanga na sana, soon maging ganito tayo. Hindi mo man kasama sa biyahe mo, hindi binitawan yung pangarap na ginawa nyo. Naghiwalay yung mami ng biyahe. Pero yun nga. Yun, isa sa... Shoutout sa'yo, tol. Si Jules. Shoutout sa'yo. Ikaw yung unang naniwala. Ikaw yung sumama dito, kaya siya bumatil. Oo, yun siya yung... Kasi may pre ako noon eh, tatlo. Tatlong guests pwede ako magpasok. Siya yung sumama. Siya yung nasa likod ko noon, nung mga panahon. Nung battle na yun. Oo, so yun yung pinaka-memorable ko na battle. Yung kasi first. Yun yung unang beso ko nakatanggap ng TF. As artist? Oo. Wow. Yun ang unang beses. Ang dami mo nang pinagdahanan, wala kang TF? Wala kang TF ng mga... Sa banda, meron. Pero may mga days na wala talaga.
ito sa as a rapper, as a hip hop artist, pinakauna kong tier. Wow. Kaya siya memorable. At oo, in fairness din, ang ganda rin ng laban na yun. Oh, yun yung pinakaunang. Although sobrang tagal lumabas noon kasi dati yung flip-top parang sa isang buwan, dalawang beses na nag-upload. Oo, oh, oh, kasi hindi naman din ganun karami yung battles eh. Kailangan din nilang i-ano up to the next event eh. Oo, oh, oo. Oh. Tipirin. So yun, September yun, lumabas yun, March. Oo, oh, oo. Oh, oh. So, panis na. So, naka-second battle na ako nung October nun sa Olonga po. Oo, oh, oo. Oh, oh. So ganun. Yun na, tuloy-tuloy na. May nakakatanggap na ako ng talent piece. Sabi ko, tanga na. Ito pala yun. Talagang ano lang talaga. May ano lang talaga. May process lang talaga. Hindi talaga pwede, ano, shortcut. Oo, oo. Na ganun kalaki kaagad. Saka hindi palakasan sa loob. Hindi. Pagalingan eh. Pagalingan talaga. Kahit gano'n ka pa close kay Arik kasi wala. Hindi walang bearing yun, no? Wala yun. Kung hindi ka mananalo sa battle, hindi ka mananalo sa battle. Sa performance mo pa rin yun eh. Yung judge, yung ano eh, magja-judge sa'yo eh. Oo din. So dapat talagang yung performance mo. Ano talaga kasi, naranasan namin sa mga probinsya yung iba mga binigyan ng chance na hindi nila naiisip na maximize. Hindi nila na maximize. Katulad nung kalaban unang laban ko sa Olonga po. Chance niya na yun. Sino kalaban mo doon? Si ano? Hindi ko kilala yun, si Lyrical kasi hindi namin kilala mga mukha nila eh kasi binigyan lang kami ng pangalan eh. Oh, eh Lyrical, mukhang magaling to. Oo, Lyrical eh. Puta, pagdating ko doon bata. So, unang laban, palaban mo ba? Unang battle nung gabi. Kasi lagi akong panargo. Gusto ko una ako. Ako na, tol. Isiset mo na yung mood, no? Para wala ka nang iniisip, wala no? Wala na, tol. Ako na kagad, tol. Talunin natin lahat ng mga taga-Gapo. Sige, men. Eh, ako na. Unang laban, ako agad, eh. 1-0 na mga taga-Manila. Nung kay Balakit, natalo si Balakit, tol. Natalo ni Tukel, men. Doon na nauso yung mga luto-luto, tol. Oo, natalo siya ni Tukel. Wrong judging. Maling pagkuha ng judge. Oo. Doon na yun. It's a process also. Nag-improve din yung liga because of those types of situations, di ba? Diba? Ganun yung mga nangyari rin nun. Okay. So yun, dire-diretso lang din hanggang sa umabot na sa ano, san lugar na ako nakapunta. Mindanao, Davao. O yun, yung unang, may battle ka rin dun. Unang punta ko ng sino battle mo dun? Unang battle ko ng Davao, dalawa ka agad. Dalawa na naman. Oo, dalawa. Gusto mo talaga tuhog sa TF eh, no? No. Pag magsusulat ako, hindi pwede sa'yo. Para to sa isa. Oo, may ganun akong mindset. Wala kayong pakialam, bakit? May ganun akong mindset, tol. Pero yun nga, tol. Ano kasi yun, galit ako noon. Kaya gusto kong dalawa. Hindi, tsaka ano rin, tol, eh. Kumbaga, hindi... Ito, ano mga panahon na yun, hindi lahat may opportunity to go there. Sa sobrang daming MC, ilan lang yung sinasama para bumatil sa malayo. Kaya nga eh. Diba? Diba? So, sa akin nun, tol, noong mga panahon na yun, ano nun eh, kakatapos na ng 2-4-2 nung second elimination eh. Mm-hmm. Wala pa akong talo, tol. Okay. Natalo kami ni Papew sa Animal Christ. Nakampi ko si Syed nun. Mm-hmm. Sorry si Syed nun sa akin kasi... Nadumihan yung standing ko, nagkaroon ako ng talo, tol. Pero sabi ko, wala. Pero sa one-on-one, wala ka pa rin talo? Hindi, nagkatalo na rin. Hindi, I mean, nung battle, nung araw na, oh. Nung panahon na, wala akong talo nun. Ano ako nun po, 2-0 ako nun. So, sabi ko kay Ari, Papi, Mel Christ ang nakalaban nyo, ni Syed. Gusto kong bumawi. Kaya ba dalawa? Kasi ano na ako, tol, eh. Talagang pinupush ko talaga yung dalawa, eh. Kasi nakikita ko sa ibang bansa, si Dirk Bagdan. Lumalaban siya tatlo sa isang gabi. Oo, Dirt Bagdan. Yeah. Si Disaster, lumalaban ng dalawa. Si Dirt Bagdan din yung nandito sa Tectonics, di ba? Yung pumunta dito sa Katips. So, naisip ko nun, pwede yun sa atin. Kasi ginawa nga rin ni Arik yun eh. Three-way split, Delo versus Looney, Looney versus Balakid versus Delo. Ginawa niya rin yun eh. So, sa akin naman, hindi naman three-way kasi hindi naman sila maglalaban eh. Uh-oh. Dalawa lang sila kakalaban. Dalawa lang yung battle mo that night. Yung Davao yun, siya na yun. Silent Effect sa si Zero Hour. Tinalo ko parehas yun kasi although parehas yung although, malalakas din ah. Malakas yung parehas. Although talagang sobra na sila sa mga oras din. Lahat kami sobra na sa oras eh. Mm-hmm. Sobra sa 90 seconds. Ay, na dalawa na yung sinulatan mo, sumusobra ka pa rin? Oo, tapos ang dami ko pa rin dala. Sobrang dami ko pa rin. Lambat. Kasi ano talaga eh, talagang... Babawing-bawi ka eh. Babawi talaga ako. Iniisip ko, babawi talaga ako. Iniikot ko yun yung hotel doon. Marco Polo ba? Marco ano ba? Basta yung hotel sa Davao. Oo. Nagpa-practice ako doon. Nagsasalita pa rin ako mag-isa. Ganun ko yung practice ko eh. Sasalita ako mag-isa, naglalakad. Hindi. Kumbaga yung delivery. Hinihinaan mo lang yung boses, di ba? Oo, pero... Yun na yun. Practice lang ako. Saan ako punta, Lip? Yosin lang ako sandali.
practice ka na naman. Oh man, practice ako, tol. Mm-hmm. Practice talaga ako. Hindi ko ini-enjoy yung gabi. Kasi oh, mga yun yung iniisip mo Yung mga panahon na yun, tol, hindi na kasi ako nilalagay ni Arik sa ano, sa panguna, pangalawa. Oo. Pinaparamdam ka na na nasa gitna inaabangan na ka na. Oo, nasa gitna na ako. Bandang huli. Ganun na yung line, ano ko nun. Oo, yung placement, billing. Oo, ganun na yung ano ko nun, lineup ko nun. Hindi na ano. So, lagi kang pressure, tol, kasi tagal. Oo. Tapos nakikita mo pa yung mga unang battle. Maiisip mo pa, no? So, yun. Pero nakatulong kasi hindi ka nagja-judge. Hindi, ayoko diba? Mag-judge. Yun ang maganda. Kasi ang hirap nun, pag may battle ka mamaya, magja-judge ka ngayon. Ayoko nun. Ayoko talaga nun. Ang dami kong chance na ganun. Hindi talaga. Sabi ko, ayoko nyan, tol. Ayoko ng issue, eh. Ayoko na ano, eh. So, meron ako mga judging pero sobrang lumang battle na nun. Sobrang mga luma pa nun. Mga 2010 pa yata. Pero mga next year talaga. Ayoko talaga nyan. Pas talaga ako dyan. Okay. So, understood. So, and then ito, nandun ka sa Davao. Yun. Ganun okay. Ka lang lagi. Okay naman yung gabi noon, 2-0. Tapos medyo nagkainitan lang kami ni 0 hour. Pero sa battle lang din naman yun. Sa battle lang din. Yeah. Okay naman kami, kinabukasan, inuman, magkakasama pa rin naman kami. Kasi magkakasama naman talaga kayo lahat dyan eh. Tama. Medyo, liga yan eh. Iba-ibang team eh. Medyo yung pagkakaintindi lang talaga ng tao sa pagkakapanood nila, akala nila. Magkakaaway sa sakit ng mga saltang binitawan. Oh, okay ba kayo na ganito? Ganyan, ganyan. Di, sa likod ng camera, okay naman lahat yan eh. Diyan lang naman yan sa stage eh. Tama. Sa ano eh. Yung napapanood nyo, men sa likod niyan, okay lahat. Yun yung entertainment eh. Oo. So, mali lang yung pagkakaintindi ng mga typical na Pinoy. Katulad nung tawag niya sarap battle. Flip tapa na! Dito siya na. May mga lugar ako napuntaan ganun. Lahat. Tiyatama ko na, tol, hindi, flip top, pangalan ng kumpanya. Yung ginagawa namin, rap battle or tawag, battle rap. So, ganun. So, i-educate mo na lang sila talaga. Kahit mga sa mainstream media, alam ng mga artista, flip-topan eh. Flip-topper ka ba? Di ba? Ganun eh. Kasi, para lang din alam nyo, tama. Yun yung pangalan ng liga, yun yung pangalan ng business. Flip-top battle league. Pero ang tawag dun sa nangyayari dun, rap battle or battle rap. Ganun eh. So, yun. Hanggang sa tuloy-tuloy lang ano ko. Tuloy-tuloy lang yung lakbay. Na alas maikot ko yung Pilipinas. Ganyan, konting lugar na hindi ko napupuntahan. Yun. Sa tulong ng ano yun, ng rap battle yun. Sa tulong ng flip-top yun, tol. Talagang malayo. Pag nagpe-perform ka sa provinces, kumakanta ka? Oo, may mga kanta rin ako. Tapos pwede ka rin bumatel? Depende kung anong gusto nilang i-perform mo. Oo, saka ano, mas prepared ko bumatel. Talaga. Talagang ano eh. Kasi, yun din yung mas gusto ng tao kasi. Oo, kasi iniisip ko, hindi naman ako mag-enjoy sa kanta ko eh. Malabo yung kanta ko, tol. Yung mga kanta ko, para sa akin yun. Hindi para sa inyo yun, tol. Hindi, ako pinaprank ako minsan yung organizer. Oo, kanta ka 2 songs, 3 songs. Diba? Sigurado ka. Ganun. Puta, piyesta, kanta ka, panaginip ng alikabok. Baka mag-aalisan mga tao nun, tol. Diba? Baka tabunan nila yung santo, no? Diba? Kasi yung piyesta niya eh, diba? Oo, so, tama rin. Nag-gets ko na yung gano'n. Saka, yun ano, yung show mo? Oo. Saka ano, may mga chance din na, may mga offer, ganyan, label. Pero, na hindi ito para sa akin. Hindi ko pwede pilitin. Iba yung linya mo, pero nasa hip-hop. Oo, hindi ko ito pwede pilitin. Pag pinilit ko ito, mukha akong tanga. Oo. So, hindi talaga. Hindi, kahit si Smug, tinulungan din ako ni Smug. Nilalakad ako ng dati. Shoutout si Brian. Talagang yung manager na nag-send ka agad ng kontrata sa email eh. Mm-hmm. Eh pagkabasa ko doon parang, wala, may mga ringtone pa, ganito, distribution. Ako, ayoko na ito. Ringtone, ayoko niyan. Mga ganito, ayoko niyan. So, hindi ko na nireplyan, man. So, yung iba sasasabi na sayang, sabi ko, hindi kasi talaga ako para doon. Hindi, feeling ko kasi, Aklas, ikaw yung tipo ng tao na pinapagana malaking bagay is pakiramdam. Yung gut feeling mo, yun lagi. Pag hindi mo, parang hindi mo trip, hindi para sa'yo, hindi mo na pinag-aaksayan ng panahon, subukan. Hindi na, tol. Hindi na. Hindi na talaga. Pag trip ko kasi talagang, sige. Laban. Hindi mo bibitawan eh. Hindi, laban talaga eh. Pero may mga time na gano'n ha. Sige lang, okay lang naman ako sa ginagawa ko eh. Kasi masaya na ako sa ganito eh. Yeah. Tapos nakakapunta ako ng ibang lugar. Kumagandi rin ako masyadong naghangad eh. Na ganun in-enjoy lang. Mo nga lang. In-enjoy lang, tol. Hanggang sa yun nga, sana ba tayo? Yun nga, yung pangalawang isa buhay, nakasali pa rin ako. Although, ano na ako nun eh, medyo, kumbaga, wala na ako nun eh. Lost ako nun eh, 2014.
Okay. Papunta na tayo dyan. Oh, lost na ako. Kanina pa ito napuputol yung pangalawang isa buhay. Oh. Wait lang, magbe-break lang kami ulit. This is DougBrock Radio. Yo, Cyberspace, DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock _. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace! Andito pa rin tayo sa paborito niyong podcast. Ako po si DougBrock, kasama natin, miyembro ng Three Joints, syempre yes, Aklas. Yes. Tol, matanong ko lang. Ito na, pabalikan na natin. Papunta na ng Isa Buhay 2. Oh. Champion ka ng unang-unang Isa Buhay. Oh. And then, high life ka nito. Oh. Ito yung mga panahong hindi ka na natutulog. Oh, tol. Tapos, pinasok ka pa rin, niline up ka pa rin to defend your title for Isa Buhay 2. And then, what happened? Kasi, nag-gets ko naman yung gusto ni Arik na ano eh. Gusto niya magkaroon ng mga mangbo-back-to-back. Oo din. Tama rin. Pero noong mga panahon yun, medyo hilaw pa kasi ako mag-isip eh. Mm-hmm. Hindi ko iniisip yung mga ganung bagay. Mm-hmm. So, champion na ako eh. Champion na, ako. Okay na yun. So, tatalo ako noon. Ano pa lang, elimination pa lang. Kasi hindi ka na masyadong prepared. Hindi na ako prepared. Tapos ano na talaga ako noon. Wala na. Wapakils na ako. Rockstar. Oo. Darating ako, batak na batak. Pangilan ba ako, tol? Mamaya pa. O sige, labas muna ako, tol. Smoke lang ako sa labas. Ganun. Ano ka lang, hindi mo na inaalagaan yung ginagawa mo, hindi ka gaya ng mga unang araw kung sobrang disiplinado. Mm-hmm. So ganun. So although, aminado ka doon. And you learn from it. At maganda, naging face lang siya, wala ka na doon. Wala na ako doon. Alright. So although natalo ako, so merong Cebu, binigyan pa rin ako ng battle, si Tweng, talo pa din ako. Mm-hmm. Binigyan pa rin ako ng battle, kahit natalo ako. Binigyan sa akin si Looney. So, hindi ko makapaniwala. Ah, putang ina, hindi mo inaayos ha. Kahit uma-out of town ka na, dati sa Davao, dala-dalawa yung tinutuhog mo ha. So, binigyan ka ng loonie. Oo, binigyan ako ng loonie. So, parang, bakit ako? Galing ako sa dalawang talo. Diba? Galing ako. Pagkakasad na talo, ba't ako binigay? Eh, si loonie matagal na wala nun. Si loonie, napapansin namin, kung sino yung hinog, kung sino yung may pangalan, kung sino yung may titulo, yun yung nilalabanan ni loonie. Kasi dati, nung patok na patok. Tsaka siya babalik, gano'n. Tsaka siya babattle ulit, tas aalis ulit. Oo, gano'n siya. Okay, parang okay, ano siya, okay. Master ano siya sa games. May weather, gano'n. Babattle lang. Sino ba pinakamagaling dyan ngayon? Labanan ko yan. Ganun, kasi undefeated ako, gano'n. Kasi nung panahon na yun, dati, nung nag-gets ko yung gano'n yung strategy. Ewan kung gano'n talaga yung strategy niya. Pero pagkakaano mo lang to? Analyzation mo? Analyzation ko lang. Nung hinug na si Balaki, nilabanan na si Balaki. Ginulpi niya si Balaki. So yung sa amin naman. Yung mga term nito parang... Hindi sa battle, sa battle, sa battle. Hindi sa suntukan. Oo din. So, ano parang... Kasi ano pa lang, July pa lang yun. July pa lang, 2014, alam ko na maglalabang kami. Mm-hmm. So September, nirimind ulit, promo kayo ni Looney sa December. So, parang di pa rin nagsisikin sa akin. Na siya yung ahon mo? Oo. Hindi ko pa rin nagsisikin sa akin. Main event pa kami. Kasi... Oh. Ano ako, galing ako sa talo. Matagal akong hindi lumaban nung pagkatalo ko nung April. No? Rockstar ka nga eh. Wala kang iniisip, rocks lang. Pagkatalo ko nung April 2014, kulong ulit ako nun. Okay. Away kami ng producer ko kasi meron siyang binigay saan ng beat na hindi pala niya gawa. So ako na gumawa sa sarili ko. Ako na nag-produce nung album ko. Na-record ko lang sa kanya. Although medyo ano na kami, pinasmoke ko lang siya para makapag-record ako. Ako na gumawa na lahat ng beat ko. So yun yung... Gumawa ako ng album naman. Mm-hmm. Di ulit ako lumabas. Mm-hmm. Push muna ako ng music, gigig mm-hmm. ako sa mga kung saan-saan. Mm-hmm. Hanggang sa yun. December, nakalaban ko si Looney. Yun. Kumbaga, nag-champion ako ng Isa Buhay, 2013. So, hindi talaga yun yung nagpa-spark sa akin, nagpabago ng buhay ko, tol. Si Looney talaga nagpabago ng buhay ko. Fuck. Shoutouts kay Marlon. Nung nakalaban ko si Looney, pagtapos ng laban na yun, nagbago yung buhay ko. Naramdaman kong kahilera ko sila. Sa mga event, sa mga invites, talagang baha. Wow.
after that fucking battle, it changed you 360 your life. Oh. All the invites, all the gigs. Nawala na sa isip mo na, putang ina, pakialam ko sa inquiry mo, di kita sisiputin. Hindi ka na ganun. Hindi na, tol. Bumalik eh. Ah, bumalik. Yung gutom na andun ulit. La. Yun na, may mga problema. Ang galing na. Ni Ari, kaya niya siguro binatel siya sa'yo. Oo. Kasi alam niya na, iba na to si Aklas papunta. So, yun na yun. O, 2015 na yun. Yun okay. Na yun. May mga gig na ako nun. May mga ano na ako nun. So yun, yung mga panahon na yun, dahan-dahan na ako nagbabago nun. Nag-ano na ako pa konti-konti. Mm-hmm. Nagme-melo ka na. Oo, yun na. So, tinatry mo nang ayusin. Hanggang sa nakapunta ako ng Iloilo, mm-hmm. Invites, kasi ano eh, walang pumapansin sa Iloilo noon kahit nag-PPM sila. Paano walang pumapansin? Walang, sa mga artist? Oo, wala. Walang gustong pumunta doon? Walang gustong pumunta doon. Kadalasan naman ganun kahit sa ibang bansa. Shoutout sa mga artist sa Iloilo. Man, malapit na kayo. Iloilo Rising at sa lahat ng Tanan nga Ilonggo. Galingan nyo lahat. So, ganun. So, pinatos namin. Ah. So, sino kasama mo? Si Rapido. Mm-hmm. So, sabi ko, meron kasi akong tropa noon, ng taga Iloilo, si Gabi. Babae si Gab. Naging tropa ko rin siya sa Cavite. So, nasa Iloilo na siya. So, dati nag-rap din yun. So, meron nga raw silang event. Diba? Gusto kayo mag-guest? Oo. Kung sino pwede, ganito, ganyan. Sabi ko sa akin, oh, magkano na binayad na sa ano, parang ano lang, 5K lang yata, 3K. Kasi mm-hmm. wala naman akong pakilap kung, magkano ba budget, no? Ganun lang ako lagi. Mm-hmm. 5K? O oh, sige, game na yan. Hindi mm-hmm. naman ako tinatanong mo lang, just to know it. No? Pero na, may sagot ka ng oo. Kung ano man yung kasunod na sagot. Oo, sige. Libre aeroplano. Oo, oh, pwede ako magsama ng isa. Oo. Oh, may kasama kasi ako lagi dati, yung best friend ko. Oo, dapat. Si Arnie. So, yung nag-aayos ng materials mo, tumutulong sa iyo para... Sa bag ko, nagdadala, ganyan. Bibili ng Yossi, bibili ng something, ganyan. So, yun na. So, nung naano ako sa Iloilo, nakilala ko yung girl ko doon, nagkain labang kami, nagmahala kami. So, doon na, dahan-dahan na rin ako nagbabago. Oo, oh, sakto. Tapos, tinatapos ko na lang yung taon. Kasi, because of that gig, doon mo nakilala yung girl? Oh, na girl. Until now? Oo. Oh, okay, oh. That's nice. Tapos yun, kasi umuwi rin siya galing Japan noon. Tapos, bumalik ako ng Manila. Okay. So, ganun pa rin. Bumalik ako sa dating trip. May mga gig, mga uso nun, mga vape event. Oh, yan. Probinsya gig. Ganun pa rin. Ganun ang uso. Papasok pa lang yung trap scene nun eh. Oh, ganyang early days ng trap yan eh. So, yan. Lagari lahat yan. Kasama ko sila Basilio. Lagi akong sinasama ni Basilio. Oh, sila racket. Crazy Mix. Oh, ganyan. May racket si Saito. Isasama ko ni Saito. So, yun. Ganun. Puro gig kami ng gig. Hanggang sa yun nga, battle ulit. So, patok na ako nun. Nakalabang ko si ano eh, si Luni. Gusto na ng mga tao na si Abra. Binigay ulit sa akin si Abra, tol. Okay. 2015. Wait lang, pwede ba akong bumalik lang? Oh, sige. Balik tayo dun sa 2014. How is it like yung preparation mo for Luni? Kasi alam mong si Luni. At alam mo rin galing ka rin sa kawalan. Ligaw ka. Oh. Alam mong Luni yung next mong battle. Paano mo pa rin naman siya pinaghandaan? Hindi ako masyadong handadong kay Luni. Okay, yun yung okay. Mali ko dun. Oo, oh, okay. Kasi sinabihan kasi ako ng promo eh. Ah, oo. Alam mong walang standing. Oo. Eh, mga panahon na yun, lost nga ako eh. Oo. Lost ako ng mga panahon na yun. Pero hindi ko maramdaman na gusto ko siya makalaban. Mm-hmm. Although lahat... Lahat siya yung gusto makalaban. Lahat sila gusto makalaban. Lahat sila. Eh, since dahil nga hindi... Wala sa realidad yung nararamdaman mo. Hindi ko ano. Hindi mo nilaban. Hindi ko maramdaman na si Luni na yung kalaban ko. Tapos parang nasa backstage kami nun, ni Smug. Sabi sa akin ni Smug, Tol, si Luni nakapampari. Kailangan may props ka. Ha? Ano? Pampare, tol. May props si Luni sa'yo. Nakapampare. Binulungan na ako ni Smaglas. Nang gagawin ni Luni. So, ginawa ko. Pabili ako sa tropa. Tol, bili mo ako sa mini-stop foil. Pabili ako ng foil sa mini-stop, tol. Bakit naman yun yung costume mo? Bukin na yun. Foil yung dala ko dito, tol. Miss Nober pa nga ako, tol. Miss Nober ako, tol. Hindi ko nailabas, nakalimutan ko. Tatariyahan ko nga dapat siya. Binigyan ako ng beer yun na lang yung pinaprops ko. Naligo ako. Kaya kasi Luni nun, naano eh. Preparado siya. Tagal niya pa umakit sa stage. Doon na ako. Gigil na ako. Dalawang araw na ako. Nakahubad ka na, no? Dalawang araw na ako. Walang tulog nun eh. So, dalawang araw na ako. Kailangan ko na matapos. Kailangan ko na umuwi. Mm-hmm. Kailangan ko na mag-FU. Follow up! Or matutulog na ako para pagigising, tira. Ako po. Ganun talaga yung ikot nung dating sa akin. Sobrang masaya lang ako kasi wala na dun yung kaibigan ko ngayon. Oh, at kinikwento niya to ng bukas sa puso niya. Kasi napagdaanan niya to. Diba? Kasi, ba't may ganun...
Hindi ko rin alam kung bakit ako napunta dun eh. Oo din. Naging face ng life mo yun. Oy, hindi namin sinasabing tama yun. Hindi namin sinasabing dapat yung gawin yun. Mali yun. Tangin na sobrang wak nun. Huwag niyong gawin yun. Wala na yun. Pero ang importante, nakaalis na dun yung kaibigan natin. Pag dumaan ka kasi dun, talaga mahirap eh. Oo, tol. Mahirap labasan yun. So yun. Ako, gulat na gulat ako kay Looney kasi sobrang handa niya. Talagang galit na galit siya. Nandidilat siya ng mata. Sabi ko, puta na ito ah. Pang year-ender talaga yung preparasyon niya. Parang ganun. Tapos last battle pa kami. Mm-mm. Eh, alas 6 pa lang, nandun na ako eh. Sa sala ka, alas 3. Tagal nun. Oo. 9 hours. Oo, inaano mo yung sarili mo. Suplado ka, hindi mo kinaka... Oh, Sismag. Kasi alam mo, last battle ka eh. Oo, Sismag lang lagi. Mahirap, ano, huwag pansinin Sismag eh. Oo, ako lagi ko siya talaga, kabady ko talaga siya pag mga ganyan eh. Oo. So yun talagang nagbigay sa akin ng ibang klaseng break. Oo. Okay, moving forward. Mabilis lang, binalikan ko lang yun. Oh. Ito na. Nandito ka na sa 2015. Ah, bra, tol. Oo, ito na, binigay ulit. Oh, man. Yun naman, nasa Bulacan na ako nun. Wala na ako sa Santa Mesa nun. Umalis na ako eh. Mm-hmm. Kasi nga, gusto ko na rin magbagong buhay. Oo. So, yan. Ano naman ako nyan? Ganun pa rin, tol. Pero nakabike naman ako. Mm-hmm. Nakabike naman ako habang nagpa-practice. Kinakabisado ko yung mga kanta ni Abra. Pinapakinggan ko siya. Mm-hmm. Araw-araw kong tinitingnan. Para mag-sync sa'yo yung karakter na... Kasi yung kay Looney, hindi ko naramdaman ganun eh. Nung kay Abra, yun talaga, handa talaga ako. Mm-hmm. Handa-handa na kasi ako. Nagkaroon na rin ng shows. Alam mo na rin yung results kapag mas ginalingan mo pa. Oo, sabi ko. Okay. Abra to ah, pangarap din ng lahat to ah. Mm-hmm. Of course. Sabi ko, eto na. Pangalawang ulo ng Cerberus, kasagsagan ng Cerberus. Kasagsagan. Tatlo siya. Siro na nga lang ulang eh. Eto na yun. Yun, talaga handang-handa talaga ako dun. Kaya bra, talagang ano ako dun. Talagang may mga inside stories pa akong pinagsasabi dun na tungkol sa Davao. Talagang mga iba dun, talagang nangyari talaga. Totoo talaga yun. Totoo talaga nangyari yun. Pero, nung battle na yun, tol, mayroon akong mali dun. Kasi... Teka, saan tong Abra B-side to? Hindi, ano pa rin yan, San Juan Gym. Ahon nga ulit. Meron akong mali doon kasi si Abra unang bumanat noon. Dapat hindi mo siya, dapat ikaw una? Paano mali? Kasi meron akong mga sulat noon na wala nang kwenta. Oo. Kasi inamin niya ng bakla siya. Sabi niya kasi noon, pag sinabi mo pa akong bakla dito, chuchupay na kita dito. So, kapag sinabi ko pa rin yung mga bakla lines ko, wala nang puntos yun. Oo. Tinira niya na yung sarili niya eh. Oo, tama. Paano pa pupuntos yun? Hindi nasisigaw yung tao doon. Tama. So, tama. Wala na ako round 2. Kalahati ng round 2 ko nawala. Kasi, nauna siya. Oo, nauna siya. Wala na. Kailangan mo i-freestyle yun. Oo, yun na. Buti na lang, may mga baon na naman akong lambat. Yung mga naturo talaga ni Target na, hindi mo talaga makakalimutan eh, no? Lambat daw eh. Si Target pa naman magsasalta si Target. Seryoso. Oo. Diba? Masil-masil, tapos nakasando lang. Isipin mo, yun laman ng malaki niyang bag, lambat pala. No? Shoutouts kay Eboy. Lagi ba nakabag, di ba? Wala, nakabakbak yun. Tangin na may... Ewan ko, anong laman nun? Alam mo, lagi naglalayas. merch sa kapamalit na damit. Hindi ka tatagal. So, yun. After ng battle na yun, so okay yung kinalabasan, okay lang. Mm-hmm, mm-hmm. So, Naitawid mo na sabi niya, chuchupain niya yung sarili niya. Naitawid mo yun. Naitawid ko yun, natalo ko siya doon. Sobrang okay nung laban na yun. Talagang yun, isa sa mga... Highlights din ang karir mo yun. Masasabi ko na doon, preparado talaga ako. Mm-hmm. Kasi... Na-miss ko na yung chance kay Looney eh. Tama. So, kay Abra, hindi ko na... Thankful lang din, na-realize mo. Oo. Kasi kung na-miss mo pa rin yung Abra, tol, hindi ko alam, wala nang Aklas. Wala na. Tapos, yun na, pa 2016, yun na yung halos uling battle ko eh. Tapos, kasali ulit ako sa Isa Buhay, 2016 na Isa Buhay, Cebu yun eh. Pero busy na ako nun. Okay. Marami na rin ako, umatanggap na ako ng... Hindi ko nakasama si Saito noon. Ano na ako? Solo artist ka na nito. Natuto na akong mag-solo. Solo performer natuto ka na. Natuto na akong makipag-usap. Dati, sa booking. Dati, ikaw na ako mausap. Ikaw na lang bahala sa akin. Diba? Saito, ikaw ganun na kami nung nagsisimula kami. Ganun eh. Diba, may gig si Saito, tsaka si Utol Saito, tsaka si Utol, si Target. Kasama niya to, tsaka si Silencer. Oo, ganun. Tapos wala, hindi nila kilala yung organizer. Basta sasama lang sila. Sama lang. Kasi sila naman may kausap. Oo. Sila lang magbibigay sa akin kung magkano. Ngayon, ito, natuto ka ng natuto ikaw na makipag-transaction. Dahan-dahan, tol. Wow. So, ayun, hanggang sa lumipat na ako ng Iloilo, 2016. Mm-hmm. Ito na tapos, talaga. Tapos, parang nawala uli yung hype ko sa battle. Mm-hmm. So, although nag-prepare naman ako ng konti, uling laban ko na yun, 2016, sa Cebu ulit. Mm-hmm. So, talo ko doon. Tapos pagkatapos nung pagkatalo ko doon,
nag-ano na ako, nag-focus na ako sa ano, business, mm-hmm. focus na ako sa ukay, mm-hmm. focus na ako sa ano, sa self-rehab. Self-rehab mm-hmm. ako na hindi ako gagamit ng kahit ano, dito lang ako sa Iloilo. Simula ako sa pinakasimula ulit, wala akong kakilala, wala akong tropa. Kasi ilang beses ko nang gusto magbago eh. Mm-hmm. Pero dahil sa mga tropa mo na, sige na, Lip, sige na, class, last na to. Yung last, sobrang daming last. Kaya last week, last. Ngayon, last pa rin. Last. Hanggang sa... naging life mo na siya. Naging reality mo siya dati. Na-realize ko na rin na... Dito na ako magre-reset. Oo, reset na ako. Sinasabi rin sa akin ng girlfriend ko na, pwede ka naman magsimula ulit eh. Lipat ka ng bagong lugar. Lipat ka dito sa Iloilo. Dito ako sa amin. So, sige, lipat ako. Dala ko mga gamit. Kasi gusto mo na rin talaga. Oo, gusto alisan. Ko na rin. Alisan. Kasi ang tagal ko nag-rap, wala akong pundar. Oo. 2011, hindi, kumbaga, nakatanggap ako ng mga maayos sa TF. Oo. 11, 12, 13, 14, 15. Mm-mm. Yung 5 years. Wala kang sariling... Wala akong pundar. So... Rockstar life. Oo. Naisip ko, sinayang ko yung 5 taon. Wala akong pundar. Hindi pa ako marunong makipag-usap. Kailan lang ako natuto eh. Hanggang sa... Straight na kaya ako. Diba? Sayang eh. Kahit yung ano... Wala nagsabi sa'yo. Ikaw lang din. Hindi, may tropa akong isa, si Kuya Arteng. Sayang ka, Lip. Lagi niyang yagan. Pag batak na batak kami. Lip, marami pong pwede mangyari sa buhay mo, Lip. Siaklas ka. Sikat na sikat ka. Nandito ka lang. Nakikita ka lang sa akin. Sa squatter area sa Santa Mesa. So, kundi, masaya naman dito eh. Taka na, Lip. Kung ako yung nasa poder mo. Mga usapang lakas tama lang talaga. Pero may baon na aral. Oo, pero totoo. Mga 2 araw kayong gising. 3 araw kayong gising. Nasa, oo nga, Teng, no? Bago na ako, Teng. Hindi mo na ako ano to. So, ano muna siguro ako? Balik muna ako sa pagiging Aklas. Mm. Reset ko muna sarili ko. So, yun. 1 taon ako sa Iloilo. Nag-self-rehab ka? Oo, nagalap ako ng pwesto. Nag-negosyo ako. Nagbenta ako. Nag-shop ginamit ako. Ginamit mo na lang yung influence mo na kilala ka sa internet para makapagsimula ulit. Oo, pero walang bisyo sa paligid. Wala na, tol. Nice. Nag-ano na ako, tol. Kahit sa mga ano, yun na. Pagkatapos nun, parang naano ko na, nasanay na ako. Na ganun yung ano, busy ka. Ang galing din ng partner mo, tol, kasi nandoon siya, tinanggap ka niya kung ano ka. Oo. At nandoon siya sa proseso ng pagbabago mo. Oo, hindi. Siya talaga yung ano, siya talaga yung makinarya sa likod nun. Mm. Kasi talaga yun siya yung nagpupush sa akin na ano eh, na sayang yung ano, sayang yung mga ginawa mo. Yeah. Sayang lahat. May ano pa eh, pwede pa naman, pwede ka naman mag-start ulit eh, mag-reset eh. Diba? Pinaayos niya yung ngipin ko. Wala na akong ngipin dati, tol. Kasi nga, nag-ano ka eh. Ano yung mentampeta? Oo. Kapag ka, if you're doing it, you tend to bite your own or nag-cringe yung ngipin mo and then masisira siya kasi it's not natural eh. Oo, ganun. And then? So, hanggang sa yun ah, ayos na. Inayos na yung presence mo, inayos na yung postura mo. Lahat, ganun. Sobrang payat mo rin nun. Class, tangina, no? Sobra, tol. Tapos, hanggang sa nasa Iloilo ko, meron bumili sa akin ng damit, may bar daw siya. Mm-hmm. So, lahat ng natutunan ko kay Arik, walang eksena sa kanila, magulo eh. Mm-hmm. 2016, magulo sa Iloilo eh. So, ginawa ko, gumawa ako ng hip-hop nights. Okay. Sa bar, doon sa nakilala mo? Oo. Venenyo mo siya? Oo, venenyo ko siya. Tapos, wala, ano, sa amin yung gate, sa inyo yung sales. Oo, sa inyo yung bar, sa amin yung entrance. Oo, yung entrance, paghati-hati yan, pamasahin ng mga tropa. Mm-hmm. So, ganun. So, sa kanila, traffic, foot traffic sa kanila, sales ng ano nila. So, ganun. Unang event ko, September. Hanggang sa okay, sabi ko sa organizer, sige, ano, pwede ba tayo lock hanggang December? Mm. Nagulat sila. Bakit? Gusto ko every week eh. Mm. Ginawa ako every week. From September, from that first event, up to December, every week. Ano to, weekends? Oh, weekends. Hip-hop night na weekends, tol. Mula September hanggang December. Talagang pinasabog ko talaga sila, tol, sa Iloilo, tol, noong mga panahon na yun. Pero big factor. Ano year to? 16? 16. Kasi, big factor yun kasi, Tagalog ako eh. Oo, totoo. Pero, nakuha ko loob nila, although yung ibang mga Tagalog medyo ano sila. Sa akin kasi, talagang event lang tayo, tol. Ano, puta, kapayapaan lang, tol. Ano, magpatayan tayo dito. Lagi ko sinasabi dati doon na, pag malakas yung event, di ba, nakita nyo, malakas naman tayo dito eh. Hindi na kailangan pumunta ng Manila, tol. Dito lang malakas tayo, magkakaisa lang tayo. Mm-mm. Kailangan lang sama-sama. Kailangan lang sama-sama. Kasi nga iba-ibang eksena rin eh. Mm-mm. Marami rin fraction eh. Marami rin division eh. So, yun, lahat may ego. Oo. Of course. So yun, talagang sinunod-sunod ko. Pero yun, yung idea na yun, nakuha ko lang yun sa minefields.
Dati kasi mayroong minefields. Na event, yeah. Kay Ari. Talagang walang... Na walang battle. Walang battle, puro performance. Performance lang, yeah. So, doon ko kinuha yun. Quantum Cafe. Yan yung mga early minefields, eh. So, yun. Doon ko, ano na yun. Doon mo tinemplate. Oo, oh, yung ganun. Panay Hip Hop Nights. So, yeah. Umabot yun hanggang Aklan. Umabot yun hanggang... Ang, alam ko, umabot yun hanggang 20 o 30 na volume, eh. Hanggang sa naglilo na ako, eh. Mm-hmm. Hanggang sa... Wala nang sasalo. Mm-hmm. So... Ano kasi pabalik-balik na ako ng Japan, di na ako nakakapag-focus masyado. Mm-hmm. So ayun, yun yung buong 2006 ko, nalibang ako sa ganun. 16. Nalibang ako sa ganun, na okay naman pala, healthy ka lang. Diba? Mm-hmm. Beer ka lang, performance. Mm-hmm. Okay naman pala. Tapos okay yung relationships mo. Okay, nakakakain ka naman tatlong beses sa isang araw, may unti kang ipon. So nakita ko na yung differences nung buhay ko noon. Na May realization na. Oo, meron. Mm-hmm. Okay pala yung ganito. Hanggang sa... May mga tropa sa ibang eksena, sa mga hardcore scene na mga piyesta ganyan sa Bacolo, sa Negros. Mm-hmm. Doon yung nagsimula, eh. Meron akong isang booking na kinuha. Walang biyahe. May bagyo daw, eh. Wala akong biyahe yung Coast Guard. Mm-hmm. Eh ayoko rin mapahiya. Yung tropa, tumatawag. Talagang ano, kailangan dumating kayo, eh. Walang biyahe. So, sabi ng DJ ko, si Kram, dating DJ, nag-DJ siya akin. Daan tayo Gimaras. So from Iloilo, nag-Gimaras kami. Umikot kayo? Oo. Mula sa Gimaras. Biyahe ulit? Hindi. Umikot kami. Malayo tricycle, mga isang oras, papunta Sibunag. Mm-hmm. Nagrenta kami ng bangka. Tapos tinawid niyo ulit? Tinawid namin. So sa iba kayo dumaan? Kasi ayaw kayo payagan dahil nga maalon. Maalon. Nagrenta kami ng bangka. So mula noon, nung pumunta ako sa lugar na yon sa Hinigaran, may nakilala ako doon, Roadie. Nagkakasa siya ng mga tour. Mm-hmm. Inopera niya ako mag-tour. Kailangan mo mag-tour. Gusto ko ginagawa mo. Gusto ko yung ano mo, yung pagiging prosigido mo. Mm-hmm. Gusto ko yung ano mo, yung lakas ng loob mo, yung tugtugan na ginagawa mo, although hindi siya mainstream. Mm-hmm. Pero yung dumadating ka, wala kang demand, kahit magkano ibigay sa'yo, palag ka. Kailangan mo mag-tour. Yun yung sabi sa akin ni Jeff. Kasi sobrang daming bars na pwede mong tugtugan na sobrang laking movement yung mangyayari. Oo, so ganun. Okay. So, sige, sabi ko sa kanya, kasa mo. So, kinasal niya. Okay. Hanggang sa first na unang mga tour namin, every ano lang, every weekends. Mm-hmm. Yung pre-tour namin, buong May, pre-tour. Hanggang sa, yun na, may mga connection din ako sa Manila ng mga panahon na yun. So, natapos na namin kagad yung mga pre-tour sa ano, May, June. Paanong pre-tour? Wala kang TF? Oh, pre. Wala. Pero paano mo tinutugtog? Anong ano nun? Tanim lang talaga. Kumukuha ka lang ng venue. Oh, ganon. Oh, para pwede mong balikan. See? Champion na siya. By that time. Nakalaban niya na si Abra. Tinalo niya na si Abra. Nakalaban niya na si Looney. Pero nagsushow pa rin siya ng libre. Wala. Kasi, tanim yun eh. Hindi natatapos ang pagtatanim. Hindi. Hanggang sa yun na. Yun na yung unang tour ko, antolohiya ni Aklas. Yun na, nagsimula kami noon talaga, July. Okay. Tapos hanggang December yun. Tangina. July, puro Manila. Manila yung Cavite, Malate, Paranaque. Mga tropa ko dating banda na may venue. Kasi, ano na sa akin, maganda lang talaga sa akin kasi... Connected ka pa. Connected pa rin ako sa mga banda. Oo. Tapos connected ako sa mga ibang nagpapa-event. Kahit may pop artist ka na, kapag may mga band event, binababa mo pa rin. Oo, tol. Okay. So, sumasali talaga ako madalas. Okay. Kasi ganun yung ano namin eh, parang... culture namin dati sa Cavite na wala yan sa ano, banda o hip-hop. Basta music. Music, tol. May mga kasama ko dati sa Cavite, acoustic bagsakan eh. Mm-hmm. O pag umay na kayo sa ano, hip-hop, o icebreaker, sa alang si Alex, nagigitara, labso. O pagtapos nun, ipapan ulit. Okay. So, basta gathering lang. Gathering lang. Okay, gets. So ganun, hanggang sa yun nga. Unang tour, ikot yung Manila, ikot yung Visayas, ikot yung Mindanao. So napuntahan lahat yung mga hindi napupuntahan na lugar. Yung pinaka-memorable sa akin, Cotabato. Cotabato City, man. Ano yun? May mga ano na doon. Noong mga panahon na yun, ano doon? Martial law nandoon. Parang may curfew. Ah, ito. Puntahan ko doon si... Anong year to? 2017. Ito yata yung Marawi? Oo, yung mga ganun panahon yun. Hindi, iba pa to. Okay. So yun, napuntahan namin yung Cotabato. So yun yung pinaka-last na ano namin na lugar na pinuntahan. Sa tour. Sa Cotabato. Angas nung roadie mo, ha? Pati sa Cotabato may connect, no? Hindi. Yun doon. Ako na yung connect doon. Ang ginagawa namin, mix. May kakilala ka, may kakilala siya. Magkakasa siya ng skeletal, tapos dadagdagan ko.
Okay. Tapos ipa-final nyo? Hmm, pa-final namin. So, ganun. Hanggang sa, okay yung ginawa natin 2017. So, 2018, ano nung ako nun, pabalik-balik na ako nun, labas. Puro labas na yung event ko. Abroad? Oo, puro abroad na. Taiwan, Japan, Dubai, Bahrain. Mm. Sud-sud na yun. Sud-sud na ganun. Di na ako nag-event dito sa Manila. Or, kung mag-event man ako dito, tour na lang. Oo, malak. Kasi mas ano na ako eh, mas na ano na ako lumabas. Kasi yun ngayon gusto ko yung makapag-travel. Mm-hmm. Sabi ko, tangin na, lalaban ako ng Japan, libre yung pamasahe, tapos 50 mil. Ba, pwede yun ah. Mm. Pwede ba dalawang laban? Dalawang laban kagad request ko doon, tol! Na naman! Dalawa na naman! Tangin na! 10 lapad yung isa, 10 lapad ulit, 20 lapad, ah, 100K! Eh kaso, eh yung isang kalaban ko hindi dumating. Ah, hindi natuloy. Hindi natuloy. Pero okay lang. Okay lang. Oo. Hanggang sa... Pero at least, alam mo, na kahit hanggang Japan, nakakasaan ng dalawang laban. Gusto ko talaga ganun eh. Parang hirap na hirap talaga ako, tol. Kasi yung gusto ko ng pressure eh. Namimiss ko yung ganun, yung nahihirapan ako. Lalo nang sober ka na. Oo, tapos diba? ano na ako niyan, alungkat ako ng mga notes. Marami akong mga sulat eh. Mm-hmm. Pwede ba ito? Dito, basa ka ng basa. Ito, pwede ba ikabit ito? Minsan kasi may mga ano na ako. May mga sulat na ako. Mm-hmm. Minsan hindi naman ako nagsusulat on the spot eh. Mm-hmm. Minsan nakapagsulat ako, hindi ko maduktungan. Tago mo lang. Alam pa ko lang, pwede duktong dito. Ito. Hanggang saan nabubuo ko. Mm-hmm. Hanggang yun na, puro labas. Hanggang saan nakailang balik ako ng Taiwan, nakailang balik ako ng Japan. Hanggang yun, nagkasama-sama na kami nila Looney, mm-hmm. nila Mike Sweep. Naging normal na siya. Normal na nagsushow kayo talaga together. Magkakasama na kami. Nakasama ko na sila sa labas. Yung sa mga music video, lagi akong cameo. Nung bumalik ako sa normal, nagsober ako, ang daming project. Sa kasi itsura mo rin kasi talaga. Hindi ka rin naman nalagay sa project dati talaga. Puta, ang daming project, man. Tag-tatlong araw ka ba naman di matulog? Pucha. And then ito na, gumaganda na. Mm. Cameo ko kay kay Smaglass, cameo ko kay Abra, cameo ko kay Looney. Ang lalaki nun. Oo, sabi ko, okay to. Sa Iloilo ko nun, ha? Bayad lahat, pati aeroplano ko, saan ako mag-i-stay, may TF ako. Sabi ko, taka na, okay yung ganito, ha? Diba? So, yun, gumalaw na ako ng ganun talaga na dire-diretso. Okay. Hanggang sa, once a year, nagtuturo talaga ako. Tapos 2018, tour ulit, mga 40 to 50 cities. Tapos venues 2019 tour ulit, kasama ko na iba na yung mga kasama ko, pati nga si nakasama ko nag-grow na yung network. Oo, kasi mas marami ka nang na-show na nagagawa. Oo. Mas marami ka nakikilala. Minsan yung mga nakakasama mo sa ibang lugar, gusto na nila sumama. Sama na rin kayo. Sa tour. Minsan ganun, lalapag ako ng Mindanao, mag-isa lang ako. Pero, on the road, nadadagdagan kayo, tol. Krega, sama ka na, Krega. Sige, on the way na ako. Rudik, sama ka na, Rudik. Para masaya. Hanggang yun ah. Hanggang saan, naging parang routine. Pumunta ng Mindanao sa Abisayas. Kasi, iba talaga yung ano eh. Iba talaga yung crowd sa mga ganun lugar, tol. Kasi dito, sobrang lakas na talaga sa Manila eh. Pero doon, medyo walang pumupunta doon eh. So yun yung ginawa ko market. Ganun. Kinuha mo yung market doon? Oo, yung mga hindi napupuntahan. Ganun yung ginawa. Tapos kaya may mga sumasama ibang artist kasi alam nila na uncharted territory rin yung pupuntahan mo. Wala eh. Lahat, pagpunta mo talaga sa lugar na yun, imposible. Paano yun, tol? Iba-ibang sound system. Iba-ibang hirap, tol. Mahirap, men. Talagang dapat, ready ka rin talaga kung ano yung dadatnan mo doon. Oo, kung ano dadatnan mo. Misa pangit yung mic. Minsan, pangit ang speaker. Okay lang, adjust na lang tayo. Kaya natin. Makatugtog lang, di ba? Hanggang sa'yo na. Noong mga una, syempre, mga unang tour namin, wala talaga. Yung unang Mindanao namin, wala kaming kinita eh. Kung magkano na ibigay nila, syempre, nakikita mo na yung eksena nila na hirap rin sila magpa-print ng tarpoli, mag-ano ng tao, mag-ano ng ticket. So, magda-demand ka pa ba sa ganun? Hindi na. Oo. Pero sasabihan mo sila na next time ganito, ganyan. Oo. Pagbalik mo, maayos na. So yun, magkano yung sige, ano tayo sa gate? 50-50 tayo. Sige, walang problema. Yun na. Nagugulat sila, may kasama na ako. Kasama ko si Rudy, kasama ko si Krega. Hindi nila makuha yun. Pag sila lang? Oo, tiyataga sila. Pag sa akin, sabi ko, tol, i-enjoy lang natin, tapos tanim lang tayo. Bakit mo naisip yun? I mean, paano mo na-realize na okay lang na wala mo nang kita? Hindi ko nga rin alam. Hindi ko alam. Pero gumana siya on your favor, no? Oo, gumana siya eh. Parang kumbaga, yun yung puhunan. Oo, yun eh. Kasi talagang DIY lang talaga. Siko. Inaano rin ng tropas na isa sa akin, kung haboy mo pera,
hindi mo kagad siya makukuha ngayon. So, sabi ko, okay lang naman sa akin. Sabi ko, eh, sanay ka nag-enjoy lang eh. Oo, nag-enjoy lang ako eh. Wow. Basta, sana naman may accommodation tayo. Oo. Diba? May, hindi tayo mahihirapan sa organizer. May magandang venue. May, yun naman, pagkain. Yun naman, Saka safe. Safe yung lugar. Safe, alam mo. So, diba? So, ganun. Hanggang sa naging tropa ko na rin yung, hanggang sa ako na yung nagkakasa ng tour ko. Wow. Hindi na yung... Dati, sumasagot ka lang na inquiring. Eto, kinakasa mo na yung tour. Kausap mo na yung venue, na supplier, lahat. Tapos, laging ganun yung deal ko na, wala kayong babayaran sa amin. Hati kami sa gate. Okay ba yun? Oh. Siyempre, palaglagi yung venue. Palaglagi yung venue. Kasi Aklas ka eh. Oo, palaglagi yung venue. Mayroon pa nga akong event, anong tol eh, sa, saan ba to? Sa Naga, tol. Ginuman pa akong tarpaulin, pinarada pa ako, tol. May ano ka pa, meron ka pang tawag dito? Meron ka pang motorcade? Oo, tawa nga ako ng tawa nun eh, pag naalala ko. Nasa tarpaulin ako, pinaparada ako. Si Aklas may motorcade? Oo, tawa nga ako, tol. Kasi nga, dapat daw ganun, wala akong bayad. Sa'yo ko, hindi, may bayad naman ako. Oo. Kung magkano yung ano ninyo. Oo, kung magkano yung kikitain natin parehas. Oo. Oo. Hindi ako maniningil sa inyo kasi nakikita ko na mga kalagayan nyo. Pero syempre, pag alam ko may budget. Syempre, pipresyohan ko rin. Oo, saka, alam mo rin yung kaya mo ibigay. Oo, saka yung tropa, wag ano rin yun. Sa senyos rin na, hindi, may budget naman yung mga yun. O, sige. Yo, Cyberspace, DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Going back nga, nag-show ka sa Naga. Oo. Dahil wala kang bayad, ipinarada ka ng organizer. Oo, man. Ginawa kanya ng motorcade. Tapos nagkakaway ka doon. Ikaw lang mag-isa. May kasama ako. Buti hindi ka naghahagis ng candy tsaka ng mga t-shirt. Hindi. Tapos magbibigay ng poster. Pero okay nga rin ganun experience kasi, ano eh, kumbaga wala pa sa mapa ko. Ang lakas maka-artista nun, tol. Mga ganun eh. Mga ganun part. At least na-experience mo. Pero safe naman, kumbaga. Ano eh, kasama talaga yun eh. Kasama talaga yun sa experience mo na ano eh. May ganito pa lang. Kasi, hindi naman lahat ng lugar pare-parehas eh. Tama. So, iba yung pagtanggap nila lang siguro talaga. Mm. Overall, tol, sa lahat ng tour na ginawa mo, sobrang dami mong na-meet. Oo, na tao na makikwento nila sa lifetime nila. Oo, na one day, nanood sila ng Aklas. Oo, tol. Luzon, Visayas, Mindanao yun, inigot mo eh. Oo, tol, sobra. Sobrang, konti na nga lang yung ano ko eh. Yung tina-target ko na mapuntahan sa mga susunod. Sa dami mo kasing napuntahan. Oo, sa mga itong papatapos na 2022. Magtutour kasi ulit ako, pero yung pupuntahan ko, yung mga hindi ko pa napupuntahan. Mm. Yung mga napuntahan ko, hindi ko napupuntahan yun. Kasi napuntahan ko na yun. Na-feel na nila. Siguro next year ko na sila pupuntahan. Oh. So, kailangan ko na makompleto rin yung mapa. Gusto mo rin talaga. Around the Philippines, no? Kasi, ano ko talaga yung pangarap ko talaga dati pa yung tour. Bigyan mo ako ng, ano, ng lugar, tas unforgettable experience ulit. Unforgettable experience. Kwenta mo kami ng sobrang lap trip o sobrang... Ano, Cagayan de Oro. Okay, CDO. Mindanao. Mindanao, 2017. Day 1 pa lang. Ay, leader ako eh. Bawal mawasak ha. Walang wasak. Day 1 pa lang tayo. Walang wasak. Ha? Walang wasak. Wasak na kagad ako to. Day 1 pa lang. May pinasmoke sa akin. Sobrang lakas eh. Hindi ko malama kung ano eh. Nagkandasuka ako sa kanal eh. Oh, hindi ko alam. Pag-iisip ko, nasa kwarto na ako. Ano nangyari tol? Wasak na wasak kagabi. Sabi mo, bawal maging wasak. Ikaw yung wasak. Oh. So yun, yung isa sa mga unforgettable ko yun. Saka Cebu. Kasi nagising ka na lang, di mo na alam yung nangyari. Cebu. Unforgettable din talaga yun. Hindi mo maalala yung nangyari. Hindi mo makakalimutan yun. Yung CDO talaga ngayon, City of Golden Friendship. Lagi rin ako bumabalik dun. Tapos meron pang isa. Malakas ang eksena ng music sa CDO, Iligan. Cagayan de Oro, Iligan. Yung dalawang yan talaga. Tapos meron pang isa. Hindi naman ako yung wasak noon, kumbaga, yung tropa naman. Mm. Kumbaga, ano kami, stopover kami sa Cebu. Mm-hmm. Gig namin, Ormoc. Day 1 pa lang din, wasak na agad siya. Yun lang naman yung mga lagi namin hindi makalimutan kasi,
Nakakatawa pagka on the way sa tour eh, napag-uusapan. Oo, oo, oo. Basta ka nga nung araan. Sasabihin mo, kaya mo pa hanggang susunod. Siyempre, patapos na yung tour eh. Nagpa-plano na kayo. Minsan may mga freestyle kami plano, side trip. Packet event. Isa pa kaya tayo doon, tol. May organizer daw eh. May venue. May mga gano'n kami pero hindi na kasama sa plano, hindi na rin kasama sa tour. Pa-party lang kami. May mga gano'n kami minsan na pambreak lang dun sa sistema. Oh, na shit eh. May mga gano'n kami shit minsan eh. So yun, saka yung isa pa na, yun nga, sa CDO pa rin. CDO pa rin. Maraming memories talaga sa CDO eh. Yung isang tropa ko kasi taga dun. Si AD Beats. So, hindi ko alam kung talagang last tama lang kami or taranta lang or something. Kasi ako si Rudik, si Krega, at si AD Beats. Palabas na kami ng Cagayan de Oro, tol. Bigla niyang pinara yung bus. Uuwi daw siya, tol. Eh, magtutur nga kami. Hindi ko maintindihan minsan nung umpisa. Hindi ko maintindihan minsan sinasabi nung dalawa. Si Rudik sa si ano, Krega. Sinasabi ni Rudik sa ni Krega, man, kaigit to, nakaigit daw. Natay daw. Sabi ko, ano natay, tol? Paano natay? Yung ano, yung bisay. Hanggang sa buong tour, pag malungkot na kami, ano, kaigit ka man. Wala nang natay ka rin, tol. Kung hindi ako si AD, hindi ako matatay sa bus, oh. Uuwi na daw. Buong tour mula. Siya yung topic. Pag, ano na kami, pagod na kami. Yun tol, yung ilalabas. Si AD na alalabas. Putang ilalabas. Hindi namin alam ba't natatawa kami. Kasi ang haba pa ng ruta nun, eh. Cagayan, Malaybalay, Bukid nun, Tagum. Tagum Labaw. Tagum, iikot kami ng ano, punta kami ng Iligan. Tapos pagkatapos ng Iligan, punta kami dun sa Nopets Aloud, sa tagong Dipolog. So ang layo nun, limang lugar yun na malalayo yun sa mapa eh. Oo, kumbaga sa Mindanao, makikita mo, magkakalayo yun. Pero maganda sa Mindanao, may iikot mo siya. Kasi, yung kalsada, highway dun, dugtong-dugtong. Lahat ng bus, dadaanan yung mga yun. Connected sa mga provinces. So maiikot mo siya. Kaya yun yung maganda. So yung mga... So anong parang commute lang kayo? Commute sa lang. Sa tour? Sobrang ano lang, man. Bus. Backpack lang. Backpack lang, tol. Tangina, no? Tapos kung ano na yung hotel dun, no? Oo. Chamba-chamba na. Misan maganda, misan pangat, misan ano. Okay na yan. Pagdating sa bus, tol, tulog muna ako, ah. Hindi ako pwede magano eh. Ma-wasted or ano. Ako kasi kumukontak sa lahat eh. Ako na yung main artist. Ako pa yung kumukontak sa mga organizers. Ikaw nagko-coordinate. Ito, nakasakay na kami ng bus. Abangan nyo kami ganito. Matutulog muna kami. Tangina. So, ganun. So, sobrang hirap din. Pero, masaya. Oo din. Masaya. Sobrang saya. Yung excitement din sa bawat matutuklasan mo na venue. Kung sino yung tao doon. So, yun nga. Sa mga tatanong ka lagi na bakit di na ako lumalaban, ganyan. Oo. So, nag-iba kasi yung ano ko, yung gusto kong gawin. Okay. Sige nga, Aklas, bakit hindi ka na lumalaban? Yun nga, naano ako sa pagtutur eh. Naano ako sa music eh. Okay. Ito na, gusto mo nang... Gusto mo nang pine-perform na lang yung music mo. Hindi naman siya habang buhay eh. Diba? Sabagay. Tama. Kailan mo pa siya gagawin? Diba? Oo din. So yung music, hanggang sa tumandaan, makikita mo sa artist, nagtutur pa rin, diba? Mm-hmm. So yun, mas pumokus na ako sa ganun. Tapos okay naman yung outcome. Tapos may mga lugar lang talaga na minsan ano... Request sila ng battle, syempre, sisingle ka na lang talaga kasi... Showmanship yun eh. Pag battle talaga... Ibang preparation. Talagang ano, hindi mo ako makukuha libre, tol. Oo din. Papabahay talaga ako. Oo din. Yung ano ko, package ko lagi sa kanila. Oo din. So, kung ano, sino yung pinaka-okay nyo dyan, laban nyo sa akin. Wala namang problema sa akin eh. Pero ito yung budget ko, kaya nyo ba? Pag hindi, sige, performance lang tayo. Oo, okay. Okay rin naman yung makikita nyo rin naman ako. Kaso... Siyempre, mas gusto kasi ng tao yung ano eh, minumura mo. Uwe, gagan. Alam mo yung kalaban mo. Gusto nila makita. Dami mong ginawang ganun, no? Dami mong pinauwi, no? Oo. Kahit hindi sa flip-top, pinapauwi mo, no? Gusto mo malaman yung storya ng uwi? Sige nga. Anong storya, bakit mo sinisigawan yung mga kalaban mong pinapauwi mo na? Nung grade school kasi ako, tol, lagi akong pinapauwi ng tita ko. Pag mag-alas dos, nang tanghali o alas tres. Bakit? Papabilin ako ng merienda. Eh, naglalaro ako sa kalsada. Philip! Uwi! Uwi! Misa taya ka pa. Naglalaro ka pa. Pinapauwi. Uwi ako. Abalik ako. Bili ako ng merienda. Misa hindi na ako nakakalabas, tol. Pagkatapos nun, kumain ka, dyan ka na lang. Oo, di ba? Nood ka anime. So, laro sa labas. Oo. Sali pa ako ng bangsak eh.
doon nagsimula yung uwi kasi sinisigawan ako lagi ng tita ko ng uwi. Mm-hmm. Shoutouts to that tita. Kaya, pag nawawala na ako, hindi ko na masabi minsan yung outro, yung punchline ko sa dulo, sinasabi ko na ng uwi. Oh. Nakalimutan ko yun. Pag nagsabi ako ng uwi, may nakalimutan ako nun. Okay. Akala nila, kasama dun sa delivery. Kasama yun. At naging statement mo. Oo. Diba? Nice. Kahit yung tapusin eh. Tapusin. Naalala ko lang yung bigla yung ghost fighter. Yes, yes, yes. Pwede ko sabihin sa mga tao yun, tapos maraming mga halimaw dito. Oh. Tapusin. Yun, naalala ko. Yung packet ka pa lang ng stage, sinasabi na agad yun. Hindi ko rin, wala rin yun sa sulat. Wala rin. Wala yun sa, okay. Freestyle lang yun on the spot. May mga ganun lang talaga na on the spot lang talaga na naging haymaker. Yun, haymaker. Yes, yes, haymaker, yes. Haymaker. Naging haymaker siya on the spot. Nice. So, swerte lang siguro ako or aksidente lang na ano na nagawa ko. Hindi, yun. Tol. Ano rin eh. When you delivered those words and how you performed it, it's effective sa'yo. Kasi I can't imagine other artists saying that on stage. It's not that as effective kung si Aklas ang nagbitaw. Kaya nga eh. Yun lamang mo siguro. Saka, yun nga, mas pumatok lang din si Aklas nung nagsisingit na ako ng comedy. Yes. Kasi nung mga lumang Aklas, isang mahabang version, tol. Ayoko na may maingay. Gusto ko tapusin talaga yun, tol. Gina-G ka kasi gumawa nun eh. Ano nito? Ang haba. Tapos lagi ako nakaganto ng dati. No? Oh, hindi ka nagpapakita. Pero pag ako natititigan ko na sa mukha, wala bang oras. Pag siya nandiyo, tumitingin sa mata niya, lugi ako dyan. Ang galing, no? Hindi ka nawawala sa focus, no? Hindi talaga. Tapos pag hindi mo battle, nang ano ka na. Tol. Di ba? So, ito yung mga bagay na napag-uusapan at nababanggit ng mga battle MC na hindi nababanggit palagi. Di ba? Yun yung story ng uwi. Dahil sa tita mo, no? Dahil sa tita yun, tol. Tapos, yung ano naman, yung wala ng intro-intro, hindi naman sa akin yun, eh. Mm-hmm. Kay Batas yun. Oo. Wala ng intro-intro. Putang ina mo agad, puwego. Oo, di ba? Paghama mo sa akin, dun yun, eh. Oo. Pero nung panahon ng flip-top na yun, may mga era yung flip-top na uso yung tinatawag na revival lines. Okay. Nag-revive ka ng lines na patok kay ganito, kay ganito. Tapos, i-ano mo siya sa application mo? Oo. Ako, mas pumatok lang sa akin yung ano, mas natripan ko yung ginagawa ni Batas. Oh. So, yun. Wala nang intro-intro. Tapos, lagi mo pag gusto mauna, kahit sa minsan, ikaw yung first round lagi. Gusto ko ganun eh. So, doon ko na ano yun. Doon ko na nakuha rin yun. Na isa rin sa tumulong din sa akin ng haymaker na ano. Pero, ang likod na storya nun, kay Batas talaga yun. May mga time lang na may mga battle sa flip-top na nag-revive ng linya yung ibang mga ano. MC. Tapos, nakakatawa pa rin kapag ka-revive nung iba. Mm-hmm. So, ganun. So, yun yung story nun. Aklas, bigyan mo nga ako ng mga names ng mga MC na gusto mo lang banggitin and describe mo sila base sa pagkakakilala mo. Ako, tol? Oo. Kasi na lang, sigurado ako may makakalimutan ka, pasensya na. Oo. Pero sa ngayon, sa araw na to na magkausap tayo, bigla lang kita tatanungin. Magbanggit ka ng mga flip-top MC, ng mga artist, ng mga rapper na pwede mo banggitin kung ano sila based sa pagkakakilala mo para rin sa mga nanonood. Ako, Smaglas kasi. Smaglas. Ano si Smag? Smagman. Okay si Smagman. Street yun talaga, tol. Talagang tawag doon. Lahat ng rap kaya nun. Si Smag, ang definition ng rap is life. Mm-mm. Walang ibang bit-bit yun. Araw-araw rap lang. Si Smaglas yung nagturo sa akin ng exercise na A to the B to the C to the D to the E to the F. Yung ganong exercise. Tapos mula Z pabalik. Siya nagturo sa akin nun. Wow. So, Smaglas. Si Smag. Okay. Iba pa. Sayad. Okay. Sayad, seryoso eh. Saka ano, responsable. Okay. Responsable. Yun siguro. Mm-hmm. Tapos, sino ba ba? Siyempre, naging kakampi mo siya sa 2x2 eh. Oo. Saka ano, talagang close kayo. Even kahit wala kayong battle together. Saka ano eh, kung magkakaroon man siya ng kakampi, pag magka-2x2, ako pa rin yung gusto niya kakampi. Nice. Ayaw niya nung ibang ano, kakampi. Shoutouts kay Sayad. So, yun. Yun lang kasi yung mga ano ko eh. Masasabi kong close eh. Ano talaga, tropa talaga. Pagkakakilala mo kay Enigma? Si Enigma, man. Okay naman si Enigma. Stricto lang talaga. Saka talagang ano, pag pinilano na talaga, gagawin talaga yun, tol. Mangyayari talaga yun, tol. Saka ahead yun. Advance yun mag-isip. Ahead na yun. Ahead lagi yun sa ano, sa galaw niya. Sa kung ano yung napapanood nyo, iba na yung ginagawa niya. Oo. Meron na siyang plano in the next few months. Mm. Ganun siya eh. So talagang ano talaga siya. Organizer. Talagang masasabi kong good leader siya, tol. Kumbaga, nice. good ano siya, good person siya pagdating sa ganun, saka
isipin mo yun, man, Luzon, Visayas, Mindanao. Rin yung connect niya. Iba-ibang salita yun. Tama. Diba? Na-handle niya. Nabibigyan niya isa-isa ng break. Hindi man sabay-sabay, pero isa-isa. So, magaling nabubunot siya. Nabubunot niya lahat. Magaling siya sa ganun. Alright. Tapos, alright. Siyempre, si Target. Target, kuya. Yun ang masasabi mo talagang ano. Kuya yun talaga, tol. Kasi yung guidance niya, pampabakal sa dibdib, eh, no? Oh. Hindi palagi. Hindi mo siya kasama ng mahabang panahon, pero bibigyan ka niya. Dalawa pa rin. Bibigyan ka niya ng baluti. Oo, dalawa pa rin. Sa kanya ko kasi, marami ako natutunan sa kanya, eh. Dami nagkakilala, eh, nung mga panahon magkasama kami ni Target. Tangina. Galing ka yata sa Puti, Cavite. Oh, may gig nun, nagkabatuhan, eh, tol. Tapos, suntukan nata. Oh. Tapos, magkagulo nun, eh, no? Kita ko to papunta studio namin, may mga dugo-dugo yung damit, to. May black eye pa ako dito. May black eye dito. Putok yung nguso. O, anong gagawin natin? Ano yung kwento? Eh, wala na. Nag-alisa na sila. Inom na lang tayo. Kasi dati, freestyle hanggang umaga, putang ina. Dati, ano kasi talaga, no? Iba kasi talaga yung hip-hop dati. May gulo pa kasi talaga. Ah, yung ego dati, iba, magkatinginan. Tang ina, di ba? Yung sobrang ano, magkabanggaan lang sa event. Gulo na yun, mamaya, tol. Automatic yun. Sobrang gulo ng kabataan. Oo. Kaya ngayon, okay na, masarap na nga ako. Masarap. Love na. One love. Oo. Na talaga. Tsaka iba na yung hip-hop ngayon. Mm. Mature. Mature na hip-hop. Saka ano na, kumbaga, di na ano, kumbaga may mga event na hindi mo na kailangan, tangina, sumali pa na rap contest, magbayad. Yeah. May ngayon, mga event na, tapos original na yung mga beats. Yes. Mga magagandang music video. Yes. Dati walang ganun. May mga LED na yung mga events hindi na tarpaulin. Diba? Dati tarpaulin, eh. may nakasampay na ano na, 'di ba, tarpaulin may butas. Oh. May nakasabit na tubig. Oh, para hindi hanginin. Oh, para hindi hanginin. Tapos 'to ang nagbe-perform, 'di ba? Pero 'yun nga, ibig sabihin lang din, tol, na de-develop na lahat. Oh, at, mismo. At 'yun, pasalamat din sa mga nagtaguyod, sa mga nauna na gumalaw para kung ano rin yung progreso ng buong eksena, 'di ba? Shoutout sa mga Flip Top MC. Shoutout sa Flip Top. Hindi talaga 'yun talaga, men. Siya yung middle child. Kasi siya yung ano, eh, yung nagpaputok talaga, tol. Nagtawid. Oo, tol. Kasi yung pagputok ng hip-hop ng battle rap, tol, kasama din doon yung mga ano, yung mga MC na may songs, may mga, yeah, may kanta. Mga music. Yeah. Kaya yung mga nakauna doon, sila Delo, sila Target, mm-mm-mm, sila talaga yung pagputok noon, sila kagad yung talagang nag-ani noon kasi yung mga kanta sila. Kasi dati yung ibang battle MC, battle rapper lang. Kasi wala. Nasubukan ko yan nung pagkatapos ng ano, elimination, process of elimination, nagkaroon ka agad ng minefields. Oh, tas walang dalawa lang kaming may kanta noon. Tatlo lang kaming may kanta noon. Sa lahat ng nakapasok. Oo, si Sayad, ako, si Spade. Kami lang nakapag-perform kaagad noon. So doon kaagad nasala na, nako, okay tong mga tong ibang napasok, ah. May kanta kaagad. So every week 'yun, every Friday. May minefields. Oh, every Tuesday, minefields. Ako lagi una. Hanggang sa nagpalit na ako ng tugtugan hanggang yun, ah. Yung pala yun, ganun pala yun talaga, tol. Kung battle rapper ka, hindi pwedeng battle rapper ka lang. Dapat may kanta ka. Kasi paano pag wala ka ng battle, edi wala ka ng kita. Tama. Diba? Yung music, ano yan, long run yan hanggang tumanda ka pa hanggang sa kapopo. Kahit man, hindi mo na gawin yan, magbabayad pa rin yan sa'yo. Hindi malalaos yung music kahit anong gawin mo. Mamamatay na lahat ng tao, may music pa din. Yeah. Habang buhay yan. Mamamatay na lahat ng tao. May music pa din, tol. Yeah. Kahit yung mga robot na, puta, makikinig pa rin ng music yan, tol. Oo, tol. May vibe pa rin yan, no? May vibe pa rin yung mga androids. Well, lumalayo na tayo. Napunta na tayo sa... Okay. Tol, ano? Gusto ko lang din itanong. Ano? Dahil din sa dami ng experiences mo, nakita mo na rin yung mahirap na lugar. Oh. Nakita mo na yung maayos na lugar. Oh. Nakatugtog ka na sa engranding entablado. Oh. Nakatugtog ka na rin sa putang ina sa gitna ng bukid. Oh. If I may, di ba? Oh. Dahil na experience mo lahat yun, tol, ano yung tingin mong lakas ng hip-hop? Kasi tinatanong ko yung lakas ng hip-hop sa iba't ibang tao. Iba siya sa experience mo, nilibot mo yung Pilipinas na, eh. Oo. Malakas. Para sa'yo. Malakas siya, men. Kahit hindi sa mga kilalang lugar. Kasi hindi lang talaga sila nagkakaroon ng chance, eh. Madiscover. Yeah. Ako nakita ko, eh. May talent talaga doon, no? Marami, tol. As in, tol. Marami. Marami magaling. Lalo sa Bisaya. Sa mga Binisaya. Sa mga taga Mindanao. Marami magaling, men. Marami, tol. Ang ina, no? Lalo sa Mindanao, tol. Kasi, ano, eh, sa totoo lang, hindi lang talaga... Kulang pa yung platform, no? Para mapakita sila lahat. Ano lang masasabi ko? Language barrier.
Ah, yun din. English kasi Bisaya lang sila eh, no? Hindi sila nagtatagalog masyado. Hindi sila nagtatagalog rap eh. Oo, oh, oo. Oh. English, English rap, Bisaya lang. Bisaya rap sila. Oo. Oh. So, ganun lang. Pero sa eksena ng Bisaya, tol, malakas yun, tol. Malakas sila, tol. No Pes Allowed, tawag dito. Mid-Nasty. Oh, malakas yun, last, tol. Mid-Nasty ba Ilonggo? Hindi. Hindi, mga taga Dumaguete. Alam mo, mga taga Dumaguete. Ah, okay, okay. Bisaya rin. Oo, oh, oo. Oh. Yung No Pes Allowed, mga taga, ano yun, Dipolog. Eh. Malakas din. Sumagupa crew. Sa Cagayan de Oro, malakas din. Shoutout sa inyo lahat. Delinquent Society oh. Sa Davao, malakas din. DS, oo. Oh. Si Tats Mayben sa Jensen, malakas din tol. Okay. Kada lugar, merong ano eh, merong alas. Merong malakas tol. Pero, nakulang pa lang sa kulang lang exposure sa lahat. Exposure, tamang break. Kulang lang sa... Pero sa eksena nila, malakas na sila. Malakas sila tol. Tang ina, no. Ganun eh. Kaya ngayon alam ko mas naiintindihan ko ba't niyayakap mo yung tour. Oo, kasi ang dami ko nakikita nung malalakas. Nadi-discover, no? Oo, tol, tangin na nito. In time, katol nung si ano, oh, first time ko makasabay yun si Architect, taga Cebu yun eh. Basta kakaiba yung spelling ng pangalan niya, R, K, tas Tech. No, Pets Allowed yun. Nakasabay ko siya sa Dipolog. Sabi ko, tangin ang galing nito ah. Hype yung mga tao. Although hindi ko naiintindihan yung ibang salita kasi nga, mas nakakaintindi ako ng ano, Hiligaynon. Oo, oh, Hiligaynon. Oh, Hiligaynon. Ng Ilonggo. Ilong. Iba ang Bisaya sa Hiligaynon oh, at Kiniraya. Oo, oh, magkaiba yun, magkakaiba yun. So, sabi ko, ang lakas na ito ah. So, kinausap ko nun yung tropa, si Hero. Sabi ko, pwede ba namin ito bunutin? Kasi may isa pa kaming gig eh, Pagadian. Kami na bahala, bibigyan namin tiyo. Pagadian, kaila Rudik. Kaila Rudik. Oo. Oh. Gusto namin isama tol, bunutin. Parang meron kami... Oh, may bit-bit kayo. Oh, wala siya sa poster, pero biglang pack. No Pets Allowed to, member ng No Pets Allowed. Sinama namin siya, sumama sa amin tol. Ano rin, game din siya tol. Gusto niya rin yun. Tapos pagpunta namin sa venue, sa Pagadian, tama nga yung hinala namin. Patok siya dun tol. Patok nga siya tol. So, ang ganda nung event. Halo-halo kami. Ayun nga yung iba, hindi maintindihan din ng iba kasi bakit daw magkakasama kami? Magkakaiba kami ng tugtugan. Oo. Eh, mas maganda yung tour eh. Yun nga yung maganda eh. Lahat ng klase ng audience na nasa-serve. Tapos, magkakaiba kayo ng tugtugan, hindi kayo nagsasapawan. Hindi kami puro trap. Tama. Diba? Oo, hindi kayo nagsasapawan sa isang stage. Hindi kami nagsasapawan, tol. So, effective siya. Nice. Eh, yung mas maganda yung ngayon ganung tour eh. Ganun. Mas maraming market. Mas maraming market nga, tol. Kasi, tapos na ma-market mo pa yung sarili mo sa cross-market. Oo. Diba? Oo, sa diba? Hindi nakikinig sa'yo. Nakikinig sa kasama mo pero pwede niya kanyang mapakinggan, 'di ba? Hindi yung lahat sila trap fan, tas lahat kayo trap music. Umay na 'yun, pagod yung buong gabi niyan, talong kayo ng talong. 'Di ba? Oh, diba? So, ano lang 'yun, kumbaga. Lagi kasing may ganung ano, tanong sa amin pag kunwari si Aero, kasama ko si Aero with the Dot. Bakit kayo magkasama? What the fuck, man? Bakit kasama mo si Aklas? Ha? Huh? Wala, magigig kami sa Dumaguete eh. So, ganun pa yung mga tao, parang naguguhod sila. Siyempre, iba pagkakakilala nila. They don't understand things. Iba pagkakakilala nila kay Aero. Oo. English MC na may edad na dad rap. Tapos kasama siya, Aklas, Elemento. Diba? Naghahanap ng alikabok sa ilalim ng dagat. Oo, diba? Oo, diba? Gig kami. Gig kami ng Dumaguete, gig kami ng Sikihor. So, yun. Enjoy talaga yung tour. Yun nga, travel talaga, adventure talaga siya, tol. Adventurous ka talaga, explorer kang literal. Yun. Okay, if you have no gig, tapos nandoon ka sa isang probinsya, anong trip mong ginagawa? Ano, gala, tol. Pagkain ng pagkain nila. Yung kung ano yung delicacy doon, titripin mo. Oh, yung mga tourist spots, titripin mo. Okay. Oh, ganun. Picture content, tapos ano lang, gala-gala. Yun lang talaga, gala lang talaga eh. Doon ka nakakukuha ng happiness, no? Oh. Entertain. Tapos, parang tinitreat mo yung self mo. Oo, kasi ang saya talaga ng biyahe. Yung bakasyon, no? Oo. Yung talaga, no? Kulitan, marami kayo. Oo. Makulit eh. At the same time, nagagawa mo yung gusto mo. Tapos masaya ka. Wala kang nasaktan na tao. Wala kang pinakawalang masakit na salita na kalaban mo, kabattle mo, ganyan. Yeah. Tol. Wala kang sinaktan na damdamin. Wala, tol. Ano lang lahat, masaya lang lahat. Ang galing nga, no? Pag may sasaktan kang damdamin, kailangan ka pabayaran, no? Oo. Para magawa mo. Okay, naisip ko lang ulit. Sobrang dami ko na rin nakausap ng mga young artist. Oo. Tapos I always ask them ano ba yung naging push nila para gumawa ng rap. Ano ba sila YB Neat, sila oo. Maxi, oo. mga nasa 1096 gang. Etong mga bagong malalakas na oo. Artist na tinatangkilik ng marami, na sikat sa internet. Isa sa pinakalagi nilang sagot na common. Oh. Dahil sa flip top.
Doon ko na-realize na sobrang laki ng ginampanan ng flip top para sa mga susunod pang generation ng rappers. Kasi sila, nanonood lang din sila sa inyo. Pero ngayon, sila na yung artist na may millions of views. Sila na yung tumatangke sa mga events. Na, kung hindi dahil sa flip top, kuya, hindi ako nagra-rap. Or nung bata kasi ako, nanonood ako niyan eh. Or nung nag-aaral ako, yan yung nagpi-flip top-flip top kami sa classroom eh. Nagba-battle-battle kami, ginagaya namin yung napapanood namin hanggang na-develop yung talent nila. So, yun lang. I just wanna say big shoutouts to the Flip Top organization for pushing the entire Filipino hip-hop culture. Hindi lang yun, ha? I mean, rap is just one part of a big hip-hop. May dance, may graffiti, may, alam DJ. Mo yun, sobrang daming elements of it. But Flip Top pushes it way beyond yung limits talaga ng Filipino hip-hop. Kaya pa, mas kung ano yung tinatamasa natin ngayon. Na masasabi ko, number one genre sa buong Pilipinas ngayon na pinapakinggan, kahit saan, na may pinakamaraming hip-hop streams, tol. Na may pinakamaraming views na nagte-trending, hip-hop tol. Hip-hop tol. Malaking bagay doon, Flip Top. Kaya sa lahat na naging parte, at magiging parte ng organisasyon na yan, dapat proud kayo. Oo, mismo. Kasi as a fan ako, proud ako. Mismo, diba? Ganun siya kalaki. And it, mind you guys, it is the most viewed battle rap in the entire universe. Kahit sa mga planetang pinuntahan ni Aklas, tol, yung mga battle rap doon, walang views. Hindi, tol, totoo yun. Sa buong mundo, tol, Flip Top yung pinaka. Diba? Most viewed. Nalagpasan niya yung grind time sa grind, TOTT. Tsaka King of the Dot, diba? Nalagpasan niya. Nalagpasan niya, tol. Na samantalang... Nauna pa yung mga yun. Nauna pa yung mga yun. Nauna pa yung mga yun na may battle na walang beat, diba? Oo, diba? Doon talaga nag-start. Nasimula, doon talaga nag-start. And naalala ko pa yung mga Tectonics, sila Lucklush, mga MC noon, pumupunta dito, sila Dirt Bagdan. Dumayo nga sila dito eh, naano nga nila yung attention ng Pinoy. Diba? Nung early days, bakit may battle dyan? Punta kami dyan. Bakit million views dyan? So yung mga Amerikano, oo. Punta sila dito kasi nga, sa kanila din nagkakaroon ng ganun, bihira lang magkaroon ng ganun. So kaya gusto nila pumunta dito. You have to be disaster to have millions, diba? You have to be this to have millions. But diba? In the Philippines, tangina, this is the internet support. Yun yung consumers sa Pilipinas. Sobrang lakas. Diba? Tangina. Eh kasagsagan pa ng ano dati, piso net no, ng mga panonood ng flip-top. Oo, tol. Oo, tol. Ambagan pa yung magkakaibigan niya. O, ikaw sa round 1 eh, ano ha? Time na, gago, round 2 na. Puta, bunot ka ngayon. Papalit ka ng 20, no? Kasi round 3 na. Kaya sobrang pumatok din talaga. Sobrang ganda lang talaga nung ano. Ang galing lang din ng alam mo, culture natin sa Pilipinas. Bago natin i-wrap up tong usapan. Culture natin sa Pilipinas is, ano eh, tingi-tingi. Tayo lang yung may sari-sari store na nagtitingi ng dos na mantika, dos na asukal. Hindi, totoo, tol. Di ba? Totoo, tol. Yung tingi-tingi na yun, yun ang pinag... Hindi man direkta, pero yun din yung pinagmula ng piso net eh. Kasi hindi mo kayang mag-open hour, mag-2 hours, mag-1 hour, mag-3 hours. Gusto mo lang buy the... Kung ano lang yung nahingi mo sa nanay mo, may barya ka, 8. May 8 ka. Pak, internet nga ako saglit. YouTube nga ako saglit. Yun. Tapos naging business model kasi siya, lumawak na, tanginan, dumami yung negosyante na okay, sige, mas i-cater natin yung mga pang-piso net. Mas dumami yung piso net com shops. And then, it amplified Flip Top. And a lot of actually internet things. Anyways, marami pa rin pag-uusapan. May mga ilang pa akong itatanong kay Aklas. Yes. Napaka-solid ng kwentuhan namin ng kaibigan ko. This is your favorite podcast, DougBrock. Yo, Cyberspace, DougBrock here. Maraming salamat sa pagsuporta sa podcast series ko, DougBrock Radio, dito sa DougBrock TV. Kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, mag-subscribe ka na. At maraming salamat. Sana may makuha kang values gaya ko nung sinuot ko yung mga podcast episodes. Pwede nyo kami itag sa Instagram at Facebook at DougBrock TV. Pwede nyo rin ako itag sa personal social media accounts ko. Instagram, TikTok, and Twitter at DougBrock_. Guys, maraming salamat ulit. Sana kapulutan nyo to ng values. Sobrang excited ako i-share to sa inyo. Subscribe kayo ha. Salamat din pala sa location namin, The Media Portal Studios dito sa TMP Creative Complex. Shoutout sa team DougBrock TV, shoutout sa TMP Media Group and TMP Worldwide. Let's go. Balik na tayo sa episode. Yo, Cyberspace, kasama pa rin natin si Aklas at sobrang dami naming tawanan, kwentuhan. Na-enjoy ko talaga
kasi malayo rin to eh. Oh. Magkaka-chat na lang kami, manonood lang ako sa live niya or magcha-chat lang kami mabilisan lang dahil pamilyado na rin. Ang pinaka nami-miss ko tol yung mga days na parang hindi pa natin alam kung ano yung mangyayari sa ginagawa natin. Oo, tol, no. Yung hindi mo pa alam yung may kalalabas ba to? Basta gawin lang natin. Oo, or pag may mag-aya lang, tatayo ka na, magsasapatos ka na, sasama ka na. Oo. Di ba? Ngayon kasi, bawat ginagawa natin, aminin natin, tol, oo, may resulta na tayong ine-expect. Oo. May alam na natin, nakaplano na. Nakikita na natin eh. Siguro oo, dahil mature na rin tayo. Mm. Because of it. Experience talaga. Experience din ang buhay. Experience. Tol, sa lahat ng napagdaanan mo, ano yung pinapagpasalamat mo at ano yung isang bagay na tingin mo hindi na mauulit? Sa lahat ng nangyari sa'yo. Ano, tol? Siyempre, yung pagkalulong ko, tol. Yun yung pinaka-pinapasalamat ako na nakalabas ako doon, tol. Hindi mo na yun ulitin? Hindi na, tol. Puta, man. Grabe na yung... Grabe yung mga... Masarap yun, pero yung pakiramdam na ganun, pag crashing down ka na, calming down ka na. Mali yun eh. Saka mayroong time talaga na hindi ako nagsusulat or hindi ako nagpa-practice, hindi ako nagtitrip pag wala akong karga. Oh. So masyado ako naging dependent. Yeah. So yun yung pinagpapasalamat ko. Nawala ka sa sistema na yun. At yun yung ayaw kong maulit, bumalik sa ganong mundo. Ayaw ko na nun, tol. Hindi yun maganda. Hindi na, tol. Sinabi ko na rin yun sa ano, sinabi ko na rin sa interview ko dati kay Toyo na... Oo. Boss Toyo na. Yun talaga yung pinaka-ayoko nang maulit sa akin at ayoko nang balikan kahit kailan, tol. Tapos na ako dun. Hindi na ako babalik dun. Ano naman yung lesson nun sa'yo? Ha? Tingin mo. Lesson nun sa akin, tol. Ano eh. Huwag kang ano, maging pabaya. Huwag kang maging pabaya sa ano. Masilaw sa ano. Sa pansamantalang tama, ligaya. Yeah. Oh, kasi masarap eh. Pero mali. Oo. Eh wala. Nung mga panahon na yun, syempre wala akong... Wala pa akong pamilya. Oo, walang so, guidance. Pwede ko pang gawin lahat ng gusto ko. Yeah. Pero kung, ngayon, may nakadepende na sa'yo. Oo. So, kung may pamilya ko, ano, hanggat maaari, iwasan mo yung bisyo. Oo. Mali yun. Mali yun, tol. Tol, sa mga nakikita mo kung ano yung eksena ngayon, ano yung hip-hop lately, ano yung nangyayari sa hip-hop, anong masasabi mo? Malakas, man. Malakas yung mga ano, future. Lalo yung mga newbie. Sabi natin yung mga new breeds. Yung mga young bloods. Oo. Yun yung masasabi natin na ano eh. Yun yung ano eh. Para sa hinaharap eh. Yun yung magiging batayan. Yeah. So, ano lang, dire-diretso lang, huwag matigilan, tol. Diba? Yun lang yun eh. Hanggang sa hindi mo nararamdaman na nandun ka na pala. Diba? Huwag ka masyadong mag-hard na gusto ko sumikat, gusto ko mahigitan si ganito, gusto ko mag-ganto, ganyan. O ano yun, may pangarap ka na ganito, diretso lang, diretso mo lang, darating din sa'yo eh. Yeah. Basta alam mo yung dulo, no? Oo, darating din sa'yo eh. Basta gumagalaw ka rin. Oo. Baka naman, nag-harap ka, nangangarap ka, puro posting ka lang, wala kang galaw. Nagpe-preach ka pa sa posting, oo, sa status, no? Pero so, nakahiga ka lang, no? Oo, tapos wala kang galaw, wala kang release, no? Kailan huling release mo? Ah, nung nakarang ano pa yung release ko? Hindi, pipe, wala kang mararating nun. Oh, okay. Diba? Kailangan work ethics, andyan pa rin. Gagalawa mo talaga siya. Hindi talaga siya kusa. O sabihin natin, may connection ka, may manager ka, may producer ka, may ganito. Pero kung di ka pa rin talaga gagalaw, hindi talaga, tol. Mm. Kaya ngayon, masasabi ko sa mga bago ngayon, makikita naman sa lakas nila, lalo na 1096, man, ako, idol ko yung mga yun, bilib na bilib ako. Love na love ka nilang lahat, tol. Love na love. Sila Paulo P, sa group chat ano namin, yun, tol, laging... Ano ko yun, tol? Talaga na napakinggan ko yung mga yun. Sabi ko, tangina, okay itong mga to, ah. Lagi ko yung binibida sa misis ko na, tangina, okay itong mga to, tol. Ang ganda ng mga kanta nila. Sabi ko na misis ko, oh, ang ganda ng mga kanta nila, saka positive, maganda yung ano nila, sinasabi nila. Yeah, yeah. Hindi sila yung nagyayabang, hindi sila yung nagpe-flex, hindi ganoon eh, iba yung dating nila, tol. Music lang. Oo, kaya ako paborito ko sila, tol. Oo. Lagi kanila na pag-uusapan, tapos pag nagla-live ka, sinishare nila sa group chat namin. Minsan background music mo. Oo. Trip mo yung music nila. Oo, naano sa kanila, yun, yung paborito ko. Hindi ko alam kung bakit. Hindi mo sila kilala, tol eh. Shoutout sa 1096 gang. Na ano ko lang sila, napainggawan na sila, sabi ko, oh, ito mga to. Ito pala yung mga bagong ano. Pakilala ko sa iyo, mababait yung mga yun. Artist sa Manila, puta. Sa favorite trip ka rin nila, tol. Trip ka rin nila. Kuya-kuya yung ano, si Paulo P. Lagi niyang binabanggit na tumatambay siya sa mga live mo. Ay, kipagkulitan siya doon. Ano rin, tol? Ang galing lang din kasi dati ang hirap gawin nun eh. Yung ano, yung ego dati sobrang talagang ang hirap mag-reach out kung hindi kayo same ng circle. Oo. Diba? Ano ba?
flip-top artist sa flip-top artist kasi lahat kayo nasa flip-top. Oh, nakapag-reach. Pero yung nasa iba na wala sa flip-top, ang hirap tawirin nung dati. Mm. Ngayon, makikita mo na nagsineshare yung release nang hindi ka kilala, nagtutulungan. Nagko-crossover, nag-ano. Oh, iba-ibang subgenre, iba-ibang tunog na ng hip-hop pero nagtutulungan, nagpo-promote sa isa't isa. Yun yung maganda ngayon. Yun yung maganda talaga. Yun yung pinaka-the best. Tol, I'd like to ask also, masasabi mo naman sa mga batang artist na gusto mag battle rap, gustong sumali ng flip-top, anong mga ma-advise mo sa kanila? Kasi ikaw, galing ka doon, champion ka doon, nandoon ka sa low moments, nandoon ka sa high moments of your life, highlight siya ng karir mo. Ano kasi, kailangan mo rin siya pag-aralan tol eh. Mm-hmm. Hindi naman basta magsusulat ka lang na ano eh. Putangina mo, kagabi ano, ganito. Tangina ka, hindi mo pwede puro mura lang eh. Pwede yung puro mura or puro katarantaduan pero ibabagay mo rin sa karakter. Mm-hmm. Meron din kasi ano yan eh, sa Battle MC meron tayong tinatawag na identity. Okay. O kung identity mo bida, di dapat maganda yung mga sinasabi mo. Mm-hmm. Diba? Kung identity mo kontrabida, o di magpakontrabida ka. So ganun, dapat alam mo rin sa sarili mo kung saan lulugar. Saan mo ilulugar yung sarili mo base sa pagsusulat mo. So importante dun, nagsusulat ka. Nagsusulat ka pa rin, hindi sa cellphone ha. Sa ano, sa papel, sa asalapis tol. Sinusulat mong ganun? Kasi pag sa cellphone ka nagsulat, hindi naman pumapasok sa utak mo yun eh. Pero pag sinusulat mo by letra, tol, puta na may memorize mo na agad. Pasok yun sa utak. Yun yung pinagkaiba ng nagme-memorize sa umiintindi. Hindi. Yun, di ba? Yes! Kaling. Kaling. Tangina. Hindi ko rin alam noon yun, nalaman ko na lang. So, yun, take it from the veteran, from flip-top. Tol, kung walang COVID, tingin mo anong sitwasyon ng Pilipinas? Sobrang, kung di natuloy yung COVID nung 2020. Feeling ko mas malakas pa eh. No? Mas malakas na hip-hop pa tol eh. Festival, kaliwat kanan, no? Oo, ganun, tol. No? Kasi ako nung bago magka-COVID tol, patura ko eh. Oo. Dalawang buwan. Oo. Paalis ako nun. April hanggang ano? April. June. April hanggang June. Saan ka nito? Visayas, Mindanao, tapos palabas eh. Oo, oo. Palabas ako nung June eh. Tangina no. Pa-Japan ako nun. Ikaw pa lang yun. Oo. Eh lahat ng artist may galaw nun, di ba? Ang lakas, di ba? Oo, di ba? Oh din. Tapos yun na rin yung nag-flip-top festival na isipin mo, after nun dahil sunod-sunod na yung flip-top festival, di ba? Sunod-sunod dapat yun, tol. Mm. Di ba? Eh nag-pandemic. Kundi talaga nag-pandemic, mas doble pa nito o triple nito yung lakas. Okay. Palagay sa paano ko lang, palagay mo lang. Although, malakas rin naman ngayon kasi pagbalik, lahat sabik. Oo din. Diba? Andun din. Kumbaga may purpose pa rin naman yung mga nangyayari. Oo, may konting tanim. Although yung iba, parang yung tanim nila, medyo umano ng konti kasi nawala yung hype. Yes, yes. Medyo sabihin natin nag-back to zero ng konti. Pero, andun pa rin naman yun eh. Hindi naman mawawala yun eh. Diba? Mm-hmm. Kailangan mo lang gumawa ng gimmick, kailangan mo lang ano, magkaroon ng appearance, kailangan mo lang ulit magtrabaho, kailangan mo lang ulit umattend, gumawa, mag-release ng ano, malupet. Mm-hmm. Diba? Yun lang naman yun eh. Kumonek. Alagaan yung credibility mo. Yes. I-play yung politics ng hip-hop, which is being friends with everybody. Oh. You always just need to connect, network. Kasi even sila Jay-Z, even sila Kanye, diba, the biggest stars in hip hop. May connect din talaga. Meron, alam mo 'yon, tol. They go to events. Hindi sila bedroom artist, tol, 'di ba? Hindi pupunta sila ganoon. Pupunta pa rin talaga, tol. Pupunta ka pa rin, kailangan mo magpakita. Oo, sa palengke ng eksena, kailangan mo pa rin bumalik. Yes, kailangan mo pa rin bumalik ng bumalik. Sa palengke ng eksena. It's very good. Yes. Aklas, ano? In your sa existence mo, tol. Oo. Oh. Masasabi mo talaga na para dito ka? Enjoy ako dito eh. Pero yun nga, ang ano na sa akin, di ako nag-rap para sa tao. Yun okay. Lang yung pagkakaiba ko sa marami. Mm-hmm. Ano ko lang ito eh, self-satisfaction ko lang talaga. Mm-hmm. Art form na self-satisfaction. Oo, na gusto ko lang talaga to. Gusto ko lang itong ginagawa ko. Pero maganda rin kasi na-appreciate mo rin yung music ng iba. Kaya talaga, yun yung musician yun side of you. Yun ang pinakalaman ko sa iba kasi nakikinig ako ng iba music tol. Oo. Tapos, yun nga, although hindi sila nakikinig sa akin, okay lang sa akin kasi wala naman sa akin yun eh. Ang sa akin naman kasi, para sa'yo nga lang yun. Para sa akin nga lang to eh. May mga artist kasi na aminin natin, may mga artist na pinapahinggan lang nila, sarili lang nila. Oo. Or yung mga idols lang nila na foreign, na hindi nakikinig ng iba local. Okay lang din naman yun. Oo, ako nga, minsan tol, sa sobrang hip-hop ko ng mga panahon na ano, hip-hop talaga ako tol. Pati ano men, pati Taiwan rap.
Russian rap. Pakinggan ko, tol. Hindi ko sila naiintindihan. Chinese rap, Vietnamese rap. Sa search lang ako sa YouTube. Madagascar rap. May lalabas Madagascar rapper. Jewish rap. May lalabas Jewish. Lahat na klase ng rap, pinakinggan ko. Kahit di ko naiintindihan. Para saan? Sa flow? Sa music? Sa feeling? Sa feeling. Saka sa ano? Sa flow. Tapos sa anong meron sa Russia? Anong trip nila doon? Anong trip ng mga Tagalog? Paano pormahan nila doon? Paano pormahan nila doon? Paano rap nila doon? Ganun, kahit di ka sa... Inaaral mo pa rin, no? Hanggang sa nagkaroon ako ng connect, hanggang sa nagkaroon ako ng kagrupo sa UK, sa London na wow. Mas na-appreciate nila yung ginagawa ko. Kasi parang ganito rin daw yung ginagawa nila. Para sa sarili nila, hindi para sa lahat. Nice, so, nice. So hanggang sa yun, may mga... May mga ganun talaga eh. Para mga, sa sarili may, nila. Meron ako nakakonect, may mga naging kagrupo ako sa labas. Meron din sa Amerika, ganyan. Ng mga ano, mga kakaiba yung bagsakan din. Mas kakaiba pa sa ginagawa ko. Naakala ko dati, ako lang yung ganun. Nice. Yung pala, meron pa pala dun sa iba, ibang parte lang ng mundo. O na, in time, magkakakilala pala kayo. Hindi ko, ako, accidental lang din naman yung mga yan eh. Na nakilala ko sila, na nakaka-chat mo sila, nagpo-produce sila sa'yo, nagbibigay sila ng beat sa'yo. Tutulungan ako sa something na ano, papaliparin ka. Yun nga, yung dapat nga, ano eh, makakapunta pa ako ng Europe eh kung na-push lang hindi na lang pandemic. Feeling ko mangyayari pa rin. Kung hindi na ano yung pandemic. Nandun ka na sana no. Pero mangyayari pa rin tol, feeling ko pabalik na eh. Let's go. Kaya okay pa rin naman. Diyan lang naman yan eh. In time, kayang-kaya pa rin. Tol. Last question. Yes. Babattle ka pa ba? Oh man, oo naman. Pero ano eh gusto ko talaga ibang bansa na eh. Okay. Oo. English conference, gano'n? Kahit gano'n. Sinabi ko na yung kay Mike, na-interview din ako ni Mike. Sabi ko, may chance, wala nang problema sa akin. Paghanda ako talaga. Hindi talaga, maghanda talaga ako ng handa talaga. Mm-hmm. Oh. Kumbaga, foreign, ano-ano nun eh, foreign artist in a foreign land ka bit-bit mo na yung bandila ng Pilipinas nun eh. Gano'n na yung gusto ko talaga na ma-achieve. Fuck. Pero kung dito sa Pilipinas naman, isa lang naman yung gusto ko makalaban tol eh. Lagi ko naman sinasabi to kahit saan eh. Si Smaglas lang talagang gusto ko makalaban tol. Smag? Ano? Alam na ni Smag yan, dati pa yan. Alam niya na yan na kung ano, kung bakit ganun. Oo, kasi ano eh, di ba? Aklas. Make it happen, flip top. Make it happen. Di ba? Aklas, Smaglas, tapos parang ano kami, kamag-ana kami ni Atlas. Parang ganun eh. Make it happen. Guys, i-comment nyo nga kung gusto nyo mag-battle si Smag at saka si Aklas. Comment nyo yung mga organizer dyan, yung mga sponsor dyan. Let's make it happen. Sige, gawin natin. Kasi dalawa lang naman yan eh. Alam ko naman parehas nilang gusto makalaban yung magagaling lang din eh. Pero, may gasolina kasi tol bago umandar eh. Oo, yun. So kung kaya nyong gasolinahan yan. Wala pang may kaya. Make it happen, di ba? Lahat ng battle of the year, lahat ng dream battles nyo, kailangan lang niya ng gasolina, tol. Yung barko, pag nakaparado, tol, hinahatak yan ng tugboat. Hindi mo yan mapapaandar agad. Di ba? Lalo pag nakaparada na yan. May mga tugboat ako, gusto nyo gasolina. Hindi. Ako rin kasi, tol. Kaibigan ko si Smag. Feeling ko, naabutan ko yung early days ng careers nyo. At alam ko na kung sino na kayo ngayon. Smaglas, 4 na taon ng artista, putang ina. Diba? Siya yung nag-aabot ng bala kay Coco Martin. Isipin mo kung gano'n siya, diba? Gano'n siya kalupit, tol. Diba? Gusto ko rin siya makita na nagbabattle kayo. Ako rin, tol, in my lifetime, gusto ko rin mapanood yun. Diba? Smaglas Looney, gusto ko rin mapanood yung yun. Ganun yung mga ano eh. Target Delo Part 2, yun yung mga gusto ko. Diba? Delo Batas Part 2. Yung mga ano, no? Mga dream battles eh. Gusto diba? Ko mangyari yun, kagaya nyo, i-comment nyo sa baba man, gawin natin totoo yun, tangina, di ba? Di ba? Gasolina lang yun, mahal nga lang gasolina ngayon. Oo, yun. Double meaning lahat. Okay. Aklas, gusto mong sabihin sa lahat ng naniniwala sa'yo, sa lahat ng sumuporta sa'yo, sa lahat ng trip mo na sinamahan ka, sa lahat ng tao, tol. Sa lahat na nag-request sa'yo dito, tangina most requested ka dito sa podcast, man. Tangina laging, tuwing nagbabasa ako, Aklas, ako na lang naiinis kasi alam ko, nasa Iloilo ko eh. Tangina, Aklas na naman. Maya-maya, basa comment, may Aklas na naman. Kuya, kailan si Aklas? Kuya, Aklas next podcast. Ito na po. Ano masasabi mo sa kanila lahat? Salamat sa lahat. Siyempre. Sa mga ano tropa mula day one hanggang sa ano pagkalulong hanggang sa nakabangon hanggang sa nakatayo nakapaglakad ulit sa mga solid na tropa kilala niyo na 'yo sino kayo mga lagi ko nakakausap at syempre sa mga ano nagre-request lagi na ano
maano ako dito, masalang ako dito. Maraming salamat kasi nandito na ako ngayon. Natupad na yung mga kahilingan nyo kahit walang Shenron. Natupad niya. Let's go. Yes, yes! Yun. Solid. Guys, take away ko dito sa podcast na to, Tol. Minsan hindi mo alam kung ano yung mangyayari. Minsan hindi mo alam kung para saan talaga. Oo. Pero minsan kailangan mo kagad subukan para yung resulta makuha mo. Wala naman lahat, hindi naman lahat ng bagay requirements yung plano eh, yung pagpaplano. Mm. Pero kung may gut feeling ka at alam mong tama yon at para dun yun, gawin mo. Wala naman bayad eh. Gawin mo. Walang bayad. Sipag lang talaga. Gawin mo. Tapos yung kalaban mo, yung sarili mo. Anong masasabi mo? Mabilis lang. Masasabi mo sa mga sinasabi ng ibang tao. Wala to, lap trip lang silang lahat, Tol, kasi hindi nila alam yung ano katayuan ko, Tol. Diba? O yung mga sinasabi nila sa akin. Oo. Hindi, kasi applicable yun sa mga batang rappers eh, na may mga haters, may mga... Huwag mong papansinin, Tol. Panis, no? Oo, panis. Ako minsan, ang ginagawa ko, nagagalit-galitan lang ako eh. Pero nakakapagod maggalit-galitan, Tol eh. Oo. Kasi pag nagagalit-galitan ako, tontuwa sila. Oo. Na-entertain ko sila. Oo. Pero nakakapagod yung ganun, Tol. Oo. So wala kasi, na lang at all. Oo. No reaction at all. No reaction, Tol. Kasi wala naman yan, Tol eh. Alam mo lahat ng may sinasabi behind your back? Lahat ng may sinasabi pag nakatalikod ka, mabuti o masama against you? Lahat yun, Tol, promotion. Diba? Lahat yung promotion. Pre-promotion yun. Diba? Pre-promotion yun. Okay lang yun. Good pa rin yun eh. Yeah. Naano ka pa rin nila eh. Pero yun nga, hindi ko maintindihan, Tol. Kasi tagal ko na hindi mo battle. Almost 6 years na hindi mo battle sa flip-top, Tol. Mm-hmm. Pero hindi pa rin maka-move on yung mga tao sa akin hanggang ngayon, Tol. Ganun pa rin, Tol. Feeling ko, kaya ako sinabi kanina, effective ka. Oh. Siguro, kahit marami na rin battle MCM, sorry. Oh. I know naman na hindi nyo intention palitan ko sino yung mga nauna. Oh. Pero wala pa rin pumapalit sa Aklas. Wala, Tol. Marami nang nawala at may pumalit na sa kanila. Oh, oh. Pero yung Aklas na nawala doon, walang makakapalit. Isa lang yun, Tol eh. Sa ano lang wano pa kayo yung karakter na yun, Tol. Oo, eh. Tol. Oo, yun lang yun. Yun lang yun, Tol. Yun lang yun. Puta, kauna-una akong umamin. Umaamin eh, no? Oh, hindi on national TV, puki ng ina. In the entire web. Oh. In the entire web universe. Diba? Yung mga hindi natutulog, hindi sila makaamin. Ako, inamin ko eh, di ba? Kinabantayan ko na sarili ko. Oh, di ba? Oo nga, no? Ikaw, ba't di ka natutulog? Ba't ako eh? Ikaw, hindi ako makatulog, yo. May insomnia ako eh. Wala kang reason. Ako, binabantayan ko kaya hindi pa rin ako tulog doon. Pero yun nga, guys. Tsaka, let's take it from him. Hindi maganda ang droga. Hindi talaga. Hindi masaya ang droga. Mahirap yan labasan. Kaya wag na wag mo nang subukan. Kung natikman mo man yan, wag na wag mo nang uulitin. Pare, putang ina. That's whack. At yeah, I'm just glad to be doing conversations with an old friend. Yes. Na nakita ko rin yung highs and lows at yung pagtayo at pagbangon at paglalakad at pagtakbo ulit. I wish you all the best, man. Yes, and thank yes, you for your time you. Dito. Shoutout sa tropa natin. Gangman in the house, yo. Shoutout kay Gangman. Shoutout sa lahat ng membro ng Cyber Gang na laging nire-request si Aklas. Salamat sa inyong lahat na sumusuporta yes, yes. ng podcast series natin. Salamat sa team ko, the media, TMP Media Group, si March at si Toxin na nagsushoot na itong podcast. Shoutout sa lahat na sumusuporta at naniniwala. Pinarealize nyo sa akin lately kung ano yung importansya ng ginagawa ko. And yeah, tuloy-tuloy ito. Mas marami kayong kwentuhan, mas marami kayong mga pag-uusap, mga learnings, experiences na maririnig sa mga hinahangaan nyo at sa mga hinahangaan ko ng mga tao sa mga susunod. Abangan nyo lang palagi every Sunday 8:30 p.m. dito sa paborito nyong podcast. Aklas, saan kanila mapapanood, saan kanila makikita, saan sila makakabili ng mga binibenta mo, promote mo lahat, Tol? Tawag yun, mapapakinggan nyo ako sa, ano, sa syempre sa Bandcamp, Aklas, aklas667.bandcamp.com, tapos syempre sa, ano, Spotify, kung meron akong Spotify sa Apple Music, search nyo lang Aklas, nandun yun. Mm-hmm. Tapos syempre yung page, Aklas, yung may pinakamaraming likes kasi marami akong ano, fake accounts. Posers. Yung pinakamaraming likes sa followers. Yun yung tunay? Yun yung tunay. Ipapa-verify na nga natin yan para malaman na nila kung ano yung tunay. Tapos, syempre, yun, sa baba. Instagram, Aklasikristo. Yan, dyan lang. Tapos, sa mga binibenta naman, PM lang kayo sa page. Yes, sir. Andun na lahat yun. Andun na lahat yun. Mag-reply yung kusa kung ano yung kailangan mo, type mo lang. Mag-auto-reply na yun kung available o hindi. Ang una mong name is Cheng.
Philip Ching. Hindi, yung una mong... Chingwa. Bakit Aklas? Ano ako eh. Dati medyo aktivista rin ako dati. Okay. Pag-aaklas. Oo, pag-aaklas. Pero, ano sa, paglaban sa sistema. Oo, kakabasa ng libro. Pero kakabasa ng nangyayari, naapektuhan sa paligid. Pero bigla ako nag-twist. Nag-switch ulit ako. Pero dala mo pa rin yung Aklas na pangalan? Oo, dala ko pa rin yung Aklas. Okay. Now I know. Oo. Tol, maraming salamat. Yes. Yo! Kita tayo ulit next Sunday. Ako po si DougBro, kasama ko si Aklas. And this is your favorite podcast. This is your Sunday habit. This is DougBrock Radio. Yes. Tol, solid. Solid. Woo! Galing. Solid, man. Tol, love you. Salamat. Solid. Yo, what's up, cyberspace? It's your boy. Yes. Aklas, aka Jethro. And you're watching. And you're watching. Siyempre, nanonood kayo ng DougBrock TV. Yes.